Sir, we will now start requesting the volunteer from Luzon to lead us the prayer. Yung nag-volunteer sa Luzon to lead the prayer, sige na. Okay. Tagong po yung nag-volunteer yata. Ah, sa tagong. Sige po. Sige ma'am, please lead the prayer. Si kuha na lang, si Chair Rose Argent ang mag-lead sa prayer. Pwede pong ako na. Magandang umaga po. Yeah, Heavenly Father, in Jesus' name, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Amen. Heavenly Father, in Jesus' name, Lord, we want to thank you for this beautiful day. Thank you, God. We want to thank you, Lord, for your faithfulness. We want to thank you, Lord, for such beautiful time. Hallelujah, Lord. Lord, we offer to you this discussion this morning, and we want to honor you with our lives. We want to thank you, and may your name be praised. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you po, Ma'am Junila Medina from Luzon. We request Tagong for the cooperative pledge. The cooperative pledge. Please raise your right hand, please. As a Filipino, I live in the cooperative. Alone, I am weak. With others, I am strong. Help me, God. Thank you so much. Welcome po. Thursday, we have a very good forum. Expected po na mag-attend, na-confirm po si Secretary ng DTI, Secretary Mon Lopez, tapos Secretary sa TESDA, Secretary Lapena, Senator Leader, Senator Migz Zubiri. Okay? Can we first acknowledge our partners from the CDA? Can we request the CDA to sound off? Hello, yes, Chair, ma'am. Good morning. Can you introduce? Good morning. Hello, good morning. 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 Okay, thank you. I think they are complete from region 1 to the last region. Salamat po sa all out support po sa taga Cooperative Development Authority. Nandito na ba ang taga head office sa CDA? This is the Natcco na kay Zong. Ito po si Sir Edric. Okay, thank you po. Sige, we would like to acknowledge our participants from nandito pa nakita ko rin si Sir Orlan. Yosik Rabanera, sir. Good morning. Thank you for all our support to this forum. Thank you so much. With the support of all the regional directors, thank you so much. We hope for the success of this forum. We would like to acknowledge by region para talagang ma-appreciate natin. Can you sound off all together yung taga region 1? Nandito ba? Taga-region 1? Sayo ka ma, Kayway, sound off. At si Director Bitonio, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Kong. Alex here. Okay. Sige. Thank you po sa lahat ng taga-region 1 na nakalagay. Pwede maka... Kung Ben, pwede makasingit. Kung Ben. Sir, after ng concert. De, pwede ba advisean mo ang participants na mag-mute sila kung hindi magsalita kasi parang interference. Region 2. Yung taga region 2, you are allowed to sound off. At saka isa yung mga kamay para mag-mute. Mayroon ba taga region 2? Na-advise na mag-mute daw eh. Ito, inano ko, mute. Region 2.
Okay. Yung car, pag tinawag kayo, you can unmute para magkapagsalita kayo. You can unmute para mag-shout out. Taga car, Cordillera. Cordillera. Okay. Yung Central Luzon, Region 3. Good morning. Region 5, yung Sabicol. Region 5. Good morning, Badib ko po. Good morning, sir. Good morning. Region 5 po. Maraming. Gusto ko lang malamit. So, hindi lang natin sila lahat ma-recognize, but it's important mayroong taga doon. Okay, from Luzon, the last one, NCR. Taga NCR. Good morning po. Good morning, ko. Good morning. Good morning, anybody from the autonomous region? Hello? Okay. So, nagpakaroon po natin sila. Lahat po. Salamat po. As of now, we are on the computer. And more are coming. Thank you so much. Okay. So, to start with, we would like to have opening remarks to welcome all the participants. Lahat na po i-mute. Tapos na po yung pag-a-college. Okay, sige. Last call po, i-mute na po lahat. Okay? Sige. We would like to reiterate again and again. Magsimula na tayo sa forum para magkakilian tayo. Huwag magdiretso magsalita. Raise your hand o i-type sa chat box kung gusto nyo magsalita. Kasi ang dami na natin, 145, baka abot tayo ng 1,000. Okay? Okay. Thank you. Please now, welcome. For the opening remarks to welcome all the participants. Yosek, you are welcome to give the opening remarks and welcome remarks. Thank you so much, Honorable Ben Canama, our champion in Congress. Good morning to everyone. Isa pong taimtim na pagpupugay. Alam po ninyo, noong 2015, sumikaw po ang buong sambayan ng kooperatiba. Isang daang taong pagpupugay, kooperatiba, tulay sa maonlad na buhay. At yun po ang pinakita ng mga kooperatiba sa buong bansa. The 18,481 cooperatives are now blooming. Alam po niyo, may kasabihan tayo, while the blooming of the flowers may be very, very beautiful, but it will pale in comparison to the blooming of the cooperatives. At ito rin po, dahil po sa ating champion sa Congress, si Congressman Ben Canama, at nakita po natin ngayon, even at the time of COVID po talaga, yung sinasabi po nila,
amid the darkness of COVID-19, the spirit of compassion, love, and service of the cooperative shines through. And so I am so amazed by this gathering, Honorable Ben Canama, and to the cooperative leaders participants. So welcome. We hope that we can have a very fruitful. So thank you so much, Kong Ben, for giving me this time. Thank you so much. Thank you so much, Yusik Rabanera. That very inspiring, no, opening statements from the Cooperative Development Authority, our solid partner for the cooperative development, and the rest of the Kapamilya Kapuso sa CDA. Thank you so much. Can we now acknowledge from the cooperative sector who would like to give the opening statement from the PCC? Hello, anybody from the PCC? Good morning. Please welcome the chairperson, Mr. Gary Leonardo. Yes, sir. Salamat, Kong Ben. At magandang umaga sa ating lahat. Baliktad, ay. Ang ating pong cooperative move. Sir, nawala ka. Naka-unmute si Sir Gary. Oo. Ayan. Okay, sir. Maraming salamat, Kong Ben, at magandang umaga sa ating lahat. Ang ating pong cooperative movement, I am both privileged and honored by the presence, by the expected presence this morning of two of our champions in the sector, in the movement, si Senator Migz sa Senate. At ang pagkaalam ko po kay Kong Ben, ay pasok si Secretary Mon Lopez of GTI, our mother agency. It's also a privilege and honor for us kasi ang pag-uusapan ngayon, pagka-intindi ko po, pagka-unawa ko po kay Kong Ben, ay two hallmark pieces of legislation, ang Bayanihan Act 2 at ang RA 11364, ang bill po na nag-strengthen ng ating regulatory agency, ang Cooperative Development Authority. Kaya maraming salamat, Kong Ben, sa inisyatibong sinimulan mo. At alam ko po na ito ay tuloy-tuloy pa. Maraming salamat muli, Kong Ben, at magandang umaga sa ating lahat. Thank you so much, Sir Gary Leonardo, the chairperson of the Philippine Cooperative Center. Thank you po. May I now acknowledge our resource persons, honored guest for today's forum, from the Department of Trade and Industry, led by Secretary Mon Lopez. Secretary, are you in? Hello, good morning from the DTI. Nandito na po ba sila? Hello? Good morning. Morning. Good morning po, Kong. Magandang umaga po sa lahat. Hindi po yata makaka-attend po si Secretary, but I am from the Bureau of Small and Medium Enterprise Development po. So happy to be in this meeting po. Hey, Kong, you. Kong. Good morning po, Kong Ben. Yeah. Boy Bismonte po from DTI. Kong Ben. Hello, hello. Kong Ben, good morning. Good morning. Yes, boy is here. Nag-confirm po si Chek Bon to join this meeting, pero hindi po siya as early as 9 o'clock. He will join later. We will clarify that one. Kasi nagtawagan po kaming dalawa ni Secretary Lopez in person. He is confirming his attendance. Kaya nga, we inform the cooperative leaders that he will be attending. At the same time, early this morning, I join later. 7 o'clock or before 7 o'clock this morning, he texted me again. He is confirming. So I hope makarating po siya. Anytime. Hello, sir. Good morning. So can we allow the DTI family to introduce yourselves and your position so that the cooperative leaders should know what topics would be discussed with you? Please proceed po. Good morning po. This is Undersecretary Boy Vismonte po. I'm the helping the Secretary in managing the affairs of DTI.
Ako rin po yung tumutulong sa grupo po ng Cooperative Development Authority led by Chair the chairman and of course the executive director Ray. So and then nakasama rin po namin dito sa meeting na to ati pong taga Bismed ano si si Assistant Director Alice and of course the rest of the Cooperative Development Authority. Okay, thank you so. Thank you po. Yusek, Ben, Conben, parating ko rin po kagabi kay Secretary Director General Secretary Lapena. Ito pong invitation ninyo to join the meeting. Yes, sir. May na-text po sa ako that Secretary Lapena is confirming to attend this meeting. Okay, yes. I still have to validate. Okay. For information, let us congratulate ourselves from the cooperative movement. This is the very first time during our virtual meeting. Lumampas po tayo sa Zoom limit na 1,000. O palakpakan po natin yung mga sarili natin, no? So, ang Zoom natin capacity is only 1,000 kasi ang available po sa market is only 1,000. So, nagtanong po ako kung may more than 1,000. As of now, hindi po kami nakabili. Please inform your other cooperative friends. Pasensya na po kasi mag-adjust po kami mamaya kasi hindi na makapasok si Secretary Lopez, si Secretary Lapena, at saka si Senator Migz, no? So, we have to decide here as host, sino po ang tanggalin namin. Okay? Or, please kayong mga marami na nag-login, example, in one co-op, may lima o anim kayo, pwede ba, pasensya na po, we have to dislodge minimum of 10. Minimum of 10 to 20 to allow Senator Zubiri, Secretary Lapena, and Secretary Lopez to be able to log in. No? So we will wait for your volunteerism. And I am very glad na lumampas po tayo. Okay? So thank you po. Sige, pasensya na. So, yun lang ang pakiusap namin. We acknowledge na nag-login po kayo pero pasensya na po. Mamaya, we have to remove 20 or 30 para makapasok po si Secretary Lapena, Secretary Lopez, at saka si Senator Migz. Otherwise, sayang, hindi tayo makapag-discuss kanila. Thank you. Okay. Now, nandito na po ang taga-DTI. What we will do, we will allow the DTI family to present their own plans and programs. I think they have mayroon ba kayong inianda, sir, na preparation? Sir, we just focus on these items. Number one, ano po sa bayanihan to, kung sakasakali mapirmahan man, ang mayroon para sa kooperatiba? Ano po nandoon sa bayanihan to? Alam na namin ang bayanihan one. Yung sa bayanihan to, ano ang pwede makuha sa mga kooperatiba? Ikalawa, most of the cooperatives o out of the 26 or 27,000 registered and we, if we have 18,000 na operating, most of those, siguro minimum of 60% belong to the small and micro and therefore they belong to the DTI the mandate of the SMEs. So ang tanong po, ano po ang mga programa sa DTI na makatulong po on? Okay, sir? So after your presentation, we will open for some questions or clarificatory mga inquiries. Sir, can I give it back to you for your presentation? Sir Boy? Si Secretary will ano po will join this meeting. I'm here. He's on board na. Andito na ako. Ayan, yan po si Sec One. We would like to acknowledge, no? And we clap our hands kasi sa virtual lang for Secretary Mon Lopez. Secretary, good morning. I think we made history today with your presence, Secretary. Lumapas po tayo sa Zoom limit na 1,000. So,
Wow. That's how are they very interested, no? With your program. So, kanina po, Secretary, kinakilala ko na nationwide po from regions 1, 2, 3, 4 hanggang sa BARM, no? So, lahat po regions are represented. So, this meeting is well represented, all types of cooperatives and all over the country. So, we have invited your presence because, first of all, ang CDA po ay nandoon na po sa Department of Trade and Industry. So kami po lahat kasama po sa inyong department. Kanina, minimension ko po, we will ask your office kung pwede ma-explain, mapaliwanag, kung mapirmahan yung bayanihan to, ano ang very specific programs na ma-benefited o maging conduit ang mga cooperatives. Number two, most of the cooperatives are small and micro in sizes and their businesses belong to the mandate of the BTI in terms of developing their capacity. We would like to inquire ano po ang mga programa sa BTI that would directly benefit to these cooperatives. After that, Secretary, if you would allow, can we have an open forum? You have now the floor, Secretary. Okay. Salamat po, Kong Ben. Salamat sa invitation. Sa ating mga kasama sa cooperative sector, pasensya ko, medyo na-late lang ako dahil precisely ina-arrange ko po, nakikipag-meeting po ako sa isang regional director namin sa result ng ating budget hearing kahapon hanggang gabi. At baliho dito ho sa, at saka kamusta rin sa ating pamilya sa DTI. Hindi ko alam kung nandito na rin si ating masipag na Super Senator Majority Floor Leader, Migz Zubiri. Present, Secretary, present. Ay, boss, good morning. Oo, kasi actually kaya ko unang sasabihin yung bayanihan to. Malaki utang na loob natin kay Senator Super Sen Majo. Dahil si Super Sen Majority Floor Leader, ako talaga yung tumulak na magkaroon ng budget ang SB Corporation. Otherwise, halo zero na naman ang budget at wala na naman tayong mapapahiram sa mga SME at sa cooperative. Kaya ho, maraming salamat to, Senator Zubiri. Kaya ho talaga yung nagbigay ng pag-asa sa SME sector, lalo na sa cooperative sector. Malaking utang na loob po ito dahil ang SB Corp sa pagpupush po ni Senator Migz Zubiri at ang ilan niyang kasama, Senator Angara, sila Kong L. Ray, Deputy Speaker, ay talagang natulak po ni Senator Migz up to 10 billion. 5 billion po, kung tama, makukonfirm ni Senator Migz, ay para sa tourism at 5 billion ay ati na sa SME. Hello. So, yun po, Kong Ben, unang-una kong mababanggit na sana ho ng ating Pangulo dahil ito po ang talagang magiging maitutulong natin sa cooperative sector dahil alam po natin na cooperative sector ay madikit na ka-partner natin dun sa unang programa ng Small Business Corporation, yung pondo sa pagbabago at pag-asenso. In fact, marami sa inyo po, na lala ko nung huli nating meeting, naghahanap nung parang follow-through. Alam ni Senator Migz ito na kaya medyo nahinto yung follow-through noon, naubos na ho yung pera noon kasi at inaasahan nga natin dito sa next batch po ng Bayanihan 2 ay para mapagpatuloy yung programa ng natin sa P3. At aside from that, yung bagong pondo sa Bayanihan 2, ito po yung pwede nating padaanin sa cooperative sector dahil kayo yung maraming membership sa ilalim po ng inyong bawat cooperative organization. Pangalawa po ay yung sa shared service facility na again, sa tulong din po ng Senado at Kongreso at ng ating DBM, at least ito ho, nalagyan po ng about 500 million at ibig sabihin lang po nito ay maitutuloy natin yung programa ng pagbibigay ng
mga equipment, and cooperative po ang ating cooperators dito. Dahil ito ho ay sineshare sa lahat ng members at o kaya ay grupo ng mga entrepreneurs sa bawat area. Ito yung mga makina na magpapabilis ng produksyon, magpapaganda ng quality, at magpaproseso ng mga agriculture products at iba pang food production, karamihan po nito. Actually, meron ding mga non-food tulad ng mga pananahe, garments, weaving, at iba pang mga activities. So, shared service facility po. Meron po tayo ditong less than about 500 million. So, less than 1 billion. Hindi po masyadong malaki, but at least meron hong nabigay kesa sa last year or this year, ay zero po tayo dyan. Zero. So, ito po ang empowering po ito. Parang ito, kumbaga sa agriculture, sa farming, ito yung mga farm equipment. O kaya yung mga post-harvest facility na talagang kailangan dun sa sector na yon. So tayo, sa atin po, sa MSME, shared service facility ho ang ating ang ating kailangan. And then of course last po, but this is not the least definitely, kasi ito kasama na po sa menu of services ng DTI. Anywhere po kayo magpunta sa 1,100 plus na negosyo center bawat municipality, ay meron po parating mga training activities doon. Mga training na para paano magnegosyo, paano magmarketing, paano gumawa ng business plan, etc. May, kung walang training, may video ho na tumatakbo parati doon para ho sa pag-increase ng improve ng competency ng ating mga cooperatives at mga micro SMEs. So yun lang po muna, Kong Ben, Senator Migz, salamat po ulit at hinto na muna po. Yeah. Okay, thank you so much, Secretary Lopez, and we would like to acknowledge how precious the time you have, tapos nagpunta ka dito. So, salamat po, we really appreciate po kami po sa kooperatiba and the cooperative movement. Sincerely extend our heartfelt thanks po sa inyo at sa iyong mga kasama. Hello, Senator Migz, pasensya, hindi kita na-acknowledge ka. Kailan? Oh. Okay lang, Sir Ben. Maraming participants, 1,000 plus. Kaya hindi, pag hindi mo dalang tinignan yung screen mo, hindi mo makikita yung mga participants. Siguro, para makatulong po ako, Sir Ben, kay Super Sec Mon. Alam mo, mahal na mahal ko itong secretary. Inaway ko na ibang secretary para sa kanya. Para sa kanila ni Berna. Pero baka, Sec Ben, I can do my presentation. Yeah, yeah. And then sabay na kami sa open forum ni Secretary. Mabilis lang naman yung presentation ko. Dahil DBCC po namin natin na yun, budget hearing. So at 10 o'clock on board si Sec Dominguez sa kabila, and I'll be the first to ask questions bilang majority leader. So please. Sir Ben, mauna na ako sa presentation. Sige. Request lang natin, Sir Ben, yung lahat ng participants, i-mute lang natin siguro. Yeah, lang, kasi please, may background. Please. Sige. With the permission of Kong Canama, for info, TESDA here, Honorable Zubiri, good morning po. So yes. I'm also on board. Lapena. Sec Lapena, salamat po sa TESDA. Hi, hello. Hello, Sec. Kamusta? Good morning. Mabuti po. Good morning po, Honorable Senator. Morning po. We recognize the presence of our dear Secretary of TESDA, Secretary Sid Lapena. Secretary, can we just allow Senator Migz Zubiri muna to present? Yes, yes. After him, ikano po. So please, yes, of course. Senator, our dear Senator, the champion of the cooperative in the Senate. Yay. So, natin, Senador. Thank you. Thank you very much, Kong Ben. Salamat, Secretary Lapena, Secretary Lopez, my fellow workers in government, and our fellow cooperators. I'm so happy to be with all of you here today. Can you hear me? Can everyone hear me? Yes. Senator. Yan lang mahirap pag sa Zoom. Maraming mga technical difficulties. But a pleasant good morning to everyone. Again, before I start, I'd like to thank Kong Ben Canama for inviting me and organizing this consultative meeting. I'd like to also acknowledge our friends from the sector, the federations, the associations, the primaries, who are with us this morning.
Warm welcome to all the government agencies and fellow government employees and workers. This year has been a tough year for everyone. Everybody knows that. Napakahirap po ng taon na ito. We came in the year very hopeful, but with this unforeseen event of a pandemic, medyo nadismaya po lahat, and we're still trying to survive this pandemic. But I'm glad that our cooperative sector is beginning to rise and move forward again. Let me take this opportunity, my friends, to thank the sector for reaching out to the needy during these trying times. I was told that during this pandemic, especially during the lockdowns, many of our cooperatives, na marami po sa ating mga kooperatiba, ay tumulong pagbibigay po ng mga iba't ibang mga relief goods, PPEs, protective equipments sa kanilang mga miyembro at sa mga frontliners. So, as mentioned by our Vice Chair, Senator Migz Zubiri, in our last hearing, the sector was able to extend $1.7 billion worth of assistance to our people. So maraming salamat sa ating mga kooperatiba na tumutulong sa ating mga kababayan. That's about $1.3 billion worth of cash relief and about $434 million in kind. I would also like to thank those who did not lay off employees. Alam ko napakahirap na hindi mag-lay off na yon, lalo na sa cash flow natin napakababa. But I salute all those who were able to stay the course and not lay off employees. Yung mga iba hindi po nagtanggal ng mga empleyado. Again, maraming salamat sa inyo. Malaking tulong po ito sa inyong mga miyembro at empleyado. At sa mga big co-ops po natin, federations na umaalalay at nag-a-assist sa ating mga small and struggling co-ops dito mga panahon ng pandemyang ito, maraming salamat muli. This pandemic has indeed challenged our resilience. And so I have endeavored over the past few months to push for legislative measures to protect the sector and help in its recovery. I recall our last forum, Kong Ben, di ba nag-open forum po tayo at marami po silang nahiling na request, no? Lalo na sa Bayanihan 2 measure natin yun. As your chair of the Committee on Cooperatives, I made sure to make the necessary interventions in the Bayanihan 2 law for the cooperative sector. These include low interest loans, wage subsidies. Let me show you the slides. Nagprepare lang po ako ng mga slides. Yan, low interest loans, wage subsidies for displaced workers, and financial and technical assistance from our national government. We also increased the Small Business Corporations funding by $10 billion, as already reported earlier by our dear secretary. Let me just move the slides to the right, to this way. Ito. So, nilagay po natin sa Section 4 under Bayanihan 2 that credit availability, sinama po natin ang pangalan ng mga kooperatiba dito sa mga pwedeng mag-avail po ng mga credit ng and loans ng gobyerno. Sa Small Business Corporation, nagdagdag po tayo. Ito, dito po natin na ilagay ito dahil alam po natin na napakahirap minsan sa mga banko, and alam po ni Secretary Mon yan, sometimes, with all due respect to Land Bank, with all due respect to DVP, sometimes they act like a commercial bank. So, yung mga maliliit natin na mga players, micro, small, medium enterprises, hirap na hirap po silang lumapit sa malalaking banko na ito. At ginawa po natin na ilagay sa Small Business Corporation under Secretary Mon Lopez, because unang-una, Secretary Mon Lopez na yan ang ating tatay. Tatay natin yan at hindi tayo papabayaan ng tatay natin. Yung DTI po, under sa DTI po, Small Business Corporation. So sister group po natin ang SBC. And I thank Secretary Mon Lopez. I have the biggest trust in him and in the sector as well as the department. Kaya nailagay po natin ang MSMEs, cooperatives, and tourism-related enterprises together with OFWs dito sa SB Corporation. Totoo sinabi po ni Secretary Mon, without mentioning sino mga grupo, pero talagang wala, 1 billion lang sana ang ilalagay sa SBC, Small Business Corporation. Pero nakita naman natin yung rate ng loans ng SBC, yung efficiency of releasing the loans. Halos wala na nga naiwan dahil napakagaling ng trabaho nila. Hindi po nila tinatago yung pondo for whatever purpose. Talagang
linalabas po nila ang pondo para sa mga MSMEs. And today, for the Bayanihan 2, kasama na po ang kooperatiba dyan. And of course, tourism-related enterprises. Na inaaway na nga ako ng mga kasamahan ni Congressman Ben dyan. Pero I'm thankful that we still have, of course, their understanding and graciousness. Umayag naman po yung House of Representatives eventually in the end. All's well that ends well. We also have, aside from that, we also have loan programs under the Land Bank and the DBP. Sinama po natin ang kooperatiba kasi syempre ang Land Bank naman ay always open sa mga kooperatiba yan. Eh, dahil yan talaga napakatagal na rin na partner ng Land Bank of the Philippines. We also put under the Field Guarantee Corporation under Section 4. Cooperatives are among those who may avail of Field Guarantee Corporation Expanded Government Guarantee Program. Halos lahat ng mga sections, nilagyan ko yung pangalan na kooperatiba eh, para maisama talaga, para ma-specify talaga. And ang tawag na nga nila si Mr. Kulit Cooperative si Sen Migz eh. Tuwing mag-bycam kami, pag may mga section, sandali, okay lang ba? Lagyan ko ng cooperative yan. Pumampayag naman po sila. And natatawa na lang sa akin si Congressman L. Ray. But you know, it's for the good of the sector. So we also put assistance to the DA. Sinaba rin po natin dahil malaki din po ang pondo na inilagay po natin sa Department of Agriculture. Halos 24B ang nailagay po natin. So we put their agri-co-ops among those will be extended support, financial subsidies, and other forms of assistance. We also put a line. Ito talaga point by point, Sec. Ben, para makita mo talaga yung mga nilagay. Ito sa Section 4, double G, we put assistance to the Department of Transportation. As we all know, we have transport cooperatives. So we put their transport cooperatives among those who may avail of the direct cash and loan rate subsidies and grants for fuel subsidies among others from the DOTR. Tapos naglagay din po tayo ng assistance sa Department of Tourism under Section 4, double H, cooperatives engaged in tourism activities. Dahil alam po natin, Congressman Ben, na marami po tayo ang kooperatiba that also are engaged in tourism-related activities. So, assistance at DTI, of course, that's our mother agency under Section 4, double J. Cooperatives among those that will avail of assistance from the DTI, technical financial assistance to GFIs, which is our SBC, the Small Business Corporation. We also have with us yung 30-day, nasama ko din po yung 30-day grace period for payments of utilities under Section 4, double Y. Cooperatives among those which may enjoy the 30-day grace period for the payment of utilities falling due within the period of the ECQ or modified ECQ without incurring interest, penalties, and other charges. We also have under Section 4, double W, grace period on rent. So cooperatives among those which may enjoy 30-day grace period on rent or ordered of those who temporarily ceased operations and falling back due to the quarantine, community quarantine without incurring penalties, fees, and charges. We also have with us in the Bayanihan 2, assistance to agriculture industry, Section double Z, under Section 4. Agriculture cooperatives are among those who will be provided assistance to various programs of the DA. And then we also have a DOTR master list under Section 4, triple F. Nalagay po natin yung transportation or transport cooperatives among those who should be tapped for partially subsidized service contracting as a form of temporary livelihood to workers displaced by restrictions and reduced capacity of public transportation and other forms of arrangements to ensure the livelihood in the transport sector is preserved. Sinama din po natin ang direct purchasing by government of agriculture and fisheries products. Under Section 4, triple O, agricultural cooperatives among those that will benefit from the direct purchasing of agriculture and fishery products of the national and local government agencies as a form of direct assistance. Doon nga sa aking Facebook page,
yung ating official Facebook page. My motto now is buy local. Bili po tayo ng local. Gustong-gusto ni Secmon yan. That is a program of Secmon to buy local, lalo na sa mga farmers, lalo na sa mga fisher folk, lalo na sa mga cooperatives that produce one town, one product, mga produkto na galing sa inyong locality. So, yan ang itinutulak natin. And government now, under the law, will be also mandated to start buying local to help our local producers. So we also placed under Section 10, Congressman Ben, Chairman Ben, under Section D, number 2, cooperatives among those who will benefit from the $13 billion unemployment or involuntary separation assistance for displaced workers or employees. Kung magkakaroon po tayo ng meron po tayong pondong $13 billion para sa assistance sa nawalan ng trabaho, ay kasama po ang kooperatiba dyan. Yung mga workers na natanggal po sa atin dahil kakulangan natin ng cash flow, they may avail of the wage subsidies. We also put under the, again, I'll go back to the Small Business Corporation Funding under Section 10. Sinama po natin yung kooperatiba. $4 billion po ay gagamitin po ng, actually, yes, $4 billion will be, tama po si Secretary. We actually put the amount of 10B and then mag-uusap na lang yata sila. We did not put the specifics. Mag-uusap na lang sila ni Secretary with Secretary Berna as well. And of course, the sectors involved for the amount of funding. And then the DA under Section 10F, cooperatives are among those who will benefit from the $24 billion funding of the DA for direct cash loans and loan subsidies. So, yun po ang may nailagay natin, Kong Ben, sa Bayanihan 2. Anyway, this is recorded, I'm sure. So, we can also furnish you the slides para mapasa po natin sa ating mga kasamahan sa cooperative sector. And a bit of good news for everyone. We're already moving forward to our cooperative officers mandatory in all municipal, city, and provincial levels. Pinasa na po natin to sa committee level. We are now preparing the committee report. Our authors, our co-authors are Senator Risa Ontiveros and Senator Bong Revilla. And I will file them next week for floor deliberation. So, thank you. Hopefully, thank you. Oh, baka matapos natin to, Sir Ben, bago mag-break. Matatapos natin to. Very good. And then also, we have, it's making mandatory the position of cooperatives. Ito po, maganda po ito because hindi po lahat naniniwala sa mga ibang local government units na ang kooperatiba ay napakahalagang sektor. So under our bill, Supermon, it's going to actually put a cooperative officer in all LGUs all over the country. So magiging partner mo yan, Secmon. Yung co-op officer, being you're the mother agency, magiging additional partner ng DTI yan in all the LGUs. So malaking bagay po yan. And we also have, this is the best news of the week. Yung Senate bill natin na 1807. This is the cooperative month of October. Has been already approved for second reading yesterday. So third reading na po yan Monday. We will now be recognized every October as the cooperative month, a national cooperative month. And so, final reading will be on Monday. Magta-third reading na po tayo. And siguro, ang gawin na lang natin, Kong Ben, by next week, i-adapt na lang natin yung, kung pwede, adapt mo na lang yung Senate version, kausapin ko si Majority Leader Romualdez. Para sa ganun, by next week, tapos na po ito sa Kongreso at Senado, may bibigay na po natin kay Presidente para within October, mapirmahan ni Presidente as an official law itong ating declaring the month of October every year as a national cooperative month. So, Kong Ben, by Monday, tapos na po ito sa amin. And then we will request Congress to just adopt our measure para mabilis na at may print na po ito at may pirmahan na po ni Presidente. So, that's it po. And I'm happy that we were able to do a lot of things for the co-op sector. Very productive po last 3 weeks from the
Bayanihan 2, all the way po to the passing of these two measures. So, once again, it is your chairman on the Committee on Cooperative working very hard for you in the Senate as well as in the House of Representatives. Hindi po natin nakakalimutan yung sektor, lalo-lalo na sa panahon ng pandemyang ito. And again, I wish to thank Secretary Juan Lopez for his untiring support for the industry. Talagang siya nakakaintindi. May mga ibang, di ko na babanggitin, nandito naman si Secretary Lapena, alam na niya. You know, Secretary Lapena is a very strong supporter of the cooperative sector. Yeah, yeah. I want to take note, lahat ng mga yung poverty upliftment programs natin nakasalalay sa kanya. In Bukidnon, halos lahat ng lungsod po namin may TESDA training center na ilagay po natin through our funding, but it is being operated by Secretary Lapena and his team. And marami po doon ay mga miyembro ng kooperatiba na sumasali doon sa ating programa. So finally, again, I just really want to thank the sector for their resilience in all these times of pandemic. Just keep the faith. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. At least nakikita naman natin medyo nagko-curve ng konti, nagpa-plato ang mga numbers of COVID patients in the country. The government is doing its best para maghanap ng bakuna para pagdating po ng panahon na may bakuna na ay mabigyan po natin ito sa ating mga kababayan para back to normal po tayo lahat. No man, no person who wants this more than the Secretary of the Trade and Industry, Secretary Ramon Lopez, kasi alam niya if we're back to normal, the economy will jump back to normal as well and balik to normalcy po lahat. So, maraming salamat po and once again, we are your partners in the cooperative movement. Thank you, Sir Ben, and siguro pag mag-open forum na lang po kayo para masabay po kami ni Sec. Ramon makasalita at the same time. Yeah. We can both answer the questions of our colleagues. Maraming salamat po. God bless you. Pakal po natin si Senator Migz Zubiri, ang mahal natin, champion natin sa mga kooperatiba doon sa Senado. Mabuhay po kayo, Senator. May next po sa ako. We continue praying for you kasi alam namin natamaan po kayo ng COVID. Pero sabi po nila, may positive daw side kasi lalo daw kayong gumagawa po. Nabuti lang yung buko. Naging mas mistisyo. Babayan po namin si Senator Zubiri from Mindanao. We are very proud of him. At mahal ka namin sa mga kooperatiba. At ano po ang mga plano ninyo? We are here for you. Senator, that is our commitment. Kasi we are very, very happy of what you have been doing, what you have done for the sector. Marami pa kayong magagawa para sa kooperatiba. Thank you so much. In that note, can we now allow na mag-open forum po tayo, Senator? Okay lang, say mo. As well as, guys, Secretary Ramon Lopez. Okay. We recognize by island the first from Mindanao. Nag-taste po sa ako, Mr. Antonio Aranias, sir. Can you proceed? Yes. Yes. Yeah. Thank you, Congressman Ben of Coop, Natcco, Partylist. No. Again, we would like to extend our thanks and appreciation to Senator Migz Zubiri, Deputy Secretary Mon Lopez, including CDA Chair Mr. Rabanera. But my statement to really focus on Senator Migz Zubiri's presentation. You know, Senator Migz Zubiri, nakita namin sa coop sector ngayon na you are really truly, kumbaga, dyed-in-the-wool cooperative supporter. I think you have been with us for how many decades? And you have proven and you have demonstrated how you extended effort in seeing to it that our sector is recognized. In fact, yung presentation mo ngayon na yung Senate bill pati yung mga gawin sa Senado na recognize in the cooperative sector as part of the whole spectrum of the government. Isang bagay yon na Senator Migz na talagang we take that as a gratitude. We are indebted to you because in the past yung co-op sector hindi na mention sa mga batas,
sa mga presidential proclamation, etc. No, ngayon lang, no? So with that malaking bagay yan, that is something that we have to really hold that very dear to us. And ang pinakamaganda ngayon, yung sinabi mo na yung batas na gawing mandatory creation yung cooperative development officer sa lahat ng NGOs. Yun isa sa mga issue na I am intending really to ask that. Pero na-present mo naman. Again, Senator Migz, maraming salamat. This is a colossal or landmark law kung mapasa natin within this year. But, kasi alam mo, this proposed bill has been in the last Congress, tatlong Congresses na yata eh. Hindi mapasa-pasa. But because of your leadership and initiative in the Senate, nakita namin talagang liwanag, talagang matutupad na yan. And thank you very much. That would be, again, something that we have really to really accept that as isang bagay na parang utang namin loob sa iyo. Kasi walang senador na nakagawa niyan eh for the last three congresses. Okay. Now, because of that, Senator Migz, I think I will not be, I'm sure, there will be no contest or question if ever I will express that the co-op sector will support you through and through. Lahat ng efforts mo, lahat ng legislative agenda mo, including the 2022 election, rest assured that you'll be the number one senator that the co-op sector will vote come 2022. Thank you very much. And my name is Director Tony Aranjas. Thank you. Maraming salamat, yeah, thank you, Sir Tony. Maraming salamat po. Thank you po. Yeah. Sige, sir. Before the next interpellator, we would like to announce na hindi na po tayo kasya sa 1,000 na limit ng Zoom. Nag-create po tayo ng isang Facebook page, One Cooperative Movement Philippines. One Cooperative Movement Philippines. Pwede mag-login kayo doon, para mapakita natin yung strength ng cooperative. Sabi natin, we are 10 to 11 million. Mas maganda kung aabot tayo doon today ng 1 million. Kasi nandito po si yung champion natin sa kooperatiba. One Cooperative Movement Philippines. Okay? So, si Mr. Tori Aranyas po is director of the Coop Natcco Partylist and at the same time, director po ng Tagom Cooperative. Thank you po. Next is from Luzon. Please introduce yourself, Mr. Alex Rakipo. Yeah, thank you. Thank you, Congressman Ben. And good morning to our co-op champion in the Senate, Kong Migz. All the way from Ilocos Sur, magbigat yo, apo, Senador. I know your wife is from the Ilocos. Ayun, Alec. Hindi na kami makaintindi doon. Oh, okay. Ilocana yung asawa ni Senator Migz. I think ka. And also to our very good secretary, Secretary Mon Lopez, who is very supportive to the co-op sector. Morning. To our USEC Rabanera of the CDA. First, I am the national president of Coop Natcco Partylist, where we are more than 1,000 primary cooperatives across the Philippines. And at this early stage, we would like to extend our full support to Senator Migz this coming 2022. You have our votes, you have our heart, and you have our loyalty, Senator Migz. My primary co-op is Santa Cruz Savings and Development Cooperative, a very good partner of DTI here in the Ilocos region. And we thank Secretary Mon Lopez for yung mga konerito, yung mga staff niya at saka mga regional directors niya, very supportive to the co-op sector and to us. Ang question ko lang, Senator Migz and Secretary Mon, dahil nasa pandemya po tayo, we hope too that the process of getting this assistance, as Senator Migz mentioned, should be also very accessible, easy, especially to the small and micro co-ops. Kasi first thing, they are not allowed to go out, and hopefully the process can be a little bit, yung mga requirement will be a little bit given a leeway for them so that they can immediately access this fund. So yun lang po ang
inaasahan namin and we would like to get your support and of course your intervention on this matter as we do not want to experience the same bureaucracy anymore if ever we would get this assistance. Thank you po. Maraming salamat po. Kong Ben, si Alex, si Senator muna, tapos si Secretary muna. Thank you, Sir Alex. Salamat. At totoo yun. Bisaya po ako, pero yung puso ko, may-ari ng puso ko, Ilocana. Kasi asawa ko, Ilocana. But, Sir Alex, siguro magandang sumagot niyan. Nandun naman lahat na ng pondo. We're awaiting na lang the President's signature. Hopefully, we'll be signing it very soon. Ang magandang sumagot siguro dyan would be Secretary Mon because yung pondo na ilagay po natin sa Small Business Corporation, nandyan na po sa ilalim niya ang pag-asa natin. Yeah. So he'll explain maybe how you can avail of this funding and support. Sec Mon? Yes. Mabilis na sagot lang po, Sir Alex. Thank you, Senator Migz, ulit sa inyong suporta. Ang proseso po natin actually ginagawa na nating online para ho hindi na ho kailangan bumiyahe. Pati nga ho up to the releasing, naalala nyo ngayon, kahit may mga na-approve na, yung kasi yung requirement na pupunta sa opisina at magpipirma, nakakapagpatagal ng releasing kahit approve na yung loan. So every step of the way ho, ini-improve natin. Dito sa second batch, it will be online. Online application, pati yung uploading ng picture ng negosyo, para kailangan kasi may pruweba rin ng negosyo. Lahat po to, lahat po online na to. Up to the releasing at saka pag-open ng online bank account. So yun lang po, quick answer lang po. Yan ang ating gagawin ho para mabilis sila para sa lahat. Okay, thank you so much. We now proceed to Visayas. May nakalista na po dito. May I recognize Ma'am Los Irinco from Region 8. Ma'am Los. Thank you, Kong Ben. And good morning to Senator Zubiri, to Secretary Lopez, to Administrator of CDA, and to all the guests and my fellow cooperators. Secretary Lapena, kasama ho natin, TESDA. Secretary Lapena from TESDA. You, Senator Zubiri, and the rest, Secretary Mon and Secretary Lapena, and our CDA chair, are really the answer to our prayers. Prayers for champions that we will finally take the steps of being recognized and empowered so that we truly will become known and recognized as partners in development, especially in the rural areas. Thank you for the billions of funds mentioned. So in behalf of this sector, I would like also to extend our billion thanks to our champions. However, in the series of meetings that I co-hosted with Congressman Ben, there are two issues that were raised by the cooperatives. One is the difficulty in accessing at this time since the delinquency ratio are high. So one of the criterion in accessing loans to government agencies is the past due rate. So we are requesting that this be suspended or a little bit allowed, that past due rates may not be included in the criteria. And then another solution would be that existing big brother co-ops can access loans for the micro, because the micro co-ops are really hard hit at this point. So hindi talaga makapag-access. So make the big co-ops as conduits so that the small co-ops can access it through the big brother concept. Thank you so much. Okay, ma'am, Senator, parang ano tayo, kami mga dito sa ko, parang wala po kami ng pansin. billions of thanks. Okay, Senator, you may... Salamat, Sir Ben. Actually, on the
release of the funds, si Sec Bon siguro, they can come up with a MOA with the co-op sector on how it can be assisted and released to you guys. Pwede nga yung Big Brother concept kasi may grupo din kami ni Sec Bon, yung kapatid program eh. So, alam po niya, big industry helping small, micro, small, medium enterprises. So, yung concept na yan ay napakagaling. Ma'am Luz, thank you Ma'am Luz for bringing this up. Yung sa loans, ano po yung kanina, yung unang, anong issue, yung unang issue? Ano po yan yung... Pass-due rate. Yung pass-due rate. Okay. So, I don't know, Sec Bon, pwede ba natin maayusin on your side? We can ask assistance for that. Yeah, thank you, Sen Migz. Actually, yung sa sinabi ni Ma'am Luz, yun ang pwedeng maging pagpalit natin sa past due rate. Itong merong Big Brother, parang merong at least guarantor. So, padaanin natin sa Big Brother. The Big Brother will have a better assessment of the micro cooperative. So, yun po ang pag-aralan natin. But that suggestion is very good. We will definitely consider it, Ma'am Luz. Thank you so much. Thank you. Okay, thank you. Kong Ben, if I may be allowed, Kong Ben, may be allowed lang to, I forgot to greet Chairman Ravanera, Sir Orly. Earlier. Chairman, magandang umaga po, Chairman. Good morning. And to the CDA. Yeah, and to the whole CDA sector. Yeah. Excitement ko kanina, nakalimutan ko kayo banggitin. The whole CDA sector, of course. Our renewed CDA, by the way. It's a renewed CDA. Okay. Revitalized CDA. Paka, Senator Zubiri. Baka one day we'll have a meeting with them kasi may mga separate din na mga issues and concern ang mga kasama natin sa CDA. Okay, thank you. Okay. Before we acknowledge the next to interpellate, again, we would like to welcome our very dear TESDA Secretary, Sir Sid Lapena. No? Nandun lang po siya naghintay sa kanyang time to present mamaya. And again, we would like to apologize. Marami po nag-text. Hindi daw sila makapasok kasi lumapas na po tayo sa limit ng 1,000 sa Zoom. Pakiusap, doon na lang po kayo sa Facebook natin, One Cooperative Movement Philippines, para naman ma-register po yung boses ninyo, makita doon ang number na ang dami palang mga kooperatiba sa buong Pilipinas. Okay? May I recognize now from the Philippine Cooperative Center, Mr. Gary Leonardo, the chairperson. Maraming salamat, Kong Ben. Magandang umaga, Senator Migz, Secretary Lopez, at Secretary Lapena. Maraming salamat po sa inyong presensya ngayong umaga. At nais ko lamang pong i-echo yung mga sinabi ng aking mga kasamahan. Talaga pong malaking pasasalamat, Senator Migz, for continuously being the champion of the cooperative movement in the Senate, no? At maraming salamat din po, Kong Ben. Siya po ang counterpart ninyo dito naman sa House, no? Unang-una po, maraming salamat lalong-lalo na dun sa pagka-include for the expressed inclusion of cooperatives in the Bayanihan Act 2. Binilang po namin mukhang no less than 17 times na binanggit ang co-ops dito sa Bayanihan Act 2. At ito po ay isang magandang panimula sa hangarin po ng sector to be recognized not just as direct beneficiaries of the different modes of assistance of the government but also as direct conduits for the government's economic recovery programs. Maraming salamat din po, Senator Migz, sa halos sigurado ng pagpasa ng bill specifically recognizing October as the cooperative month. Ganun din po doon sa co-op officers, sa mga LGUs. Merong kunting kiliti lang po kung inyong mamarapatin. Meron din po kaming isang hinihiling kay Kong Ben, yung magkaroon lang sana ng allocation doon sa internal revenue allotment for LGUs para sa co-op development. Medyo bulong lang po ng konti pangumpisa. Ngayon, meron lang po sana akong i-clarify if you don't mind. Kasi dito sa, para pagkaintindi ko po, dito sa Bayanihan Act 2, merong isang provision doon that would allow for net operating loss carryover para sa mga business enterprises.
Ito po ba, dito po ba ay kasama ang, I hope kasama po ang mga kooperatiba, but I'm hoping na hindi naman mag-incur ng losses ang mga ating mga kooperatiba. Sana po maisama ang mga kooperatiba dito sa provision ng Bayanihan Act 2 that allows for carryover of losses in 2020 and 2021 for 5 years. Sana po expressly include din ang mga kooperatiba dito sa provision na ito. Doon po sa past due rate na nabanggit ni kasamang Luz, ang pagkaalam ko po meron namang booking of allowance for loan losses. So sana po magamit din po ito ng mga kooperatiba. And in the first place, ang pagkaalam ko po, meron namang nailabas ng memorandum circular ang Cooperative Development Authority. At nais ko pong magpasalamat kay Chair Orlan para po sa mga regulatory relief na ibinibigay ng CDA sa cooperative sector. Yun lamang po, Senator Migz, Secretary Mon, at Secretary Lapena. Maraming salamat po, Kong Ben. Yeah, thank you. Senator, do you want to... Thank you, Sir Ben. Sir Ben, yung NOLCO na sinasabi ni Gary. Gary, nice to see you again. Lahat ng pinag-usapan natin 2 months na natupad na. Opo, salamat natupad. Po. Salamat, Senator. Alam mo, that's the beauty of having nothing to do for 2 months. Talagang naka-focus tayo sa ating inisiyatibo. But, Sir Gary, yung ating NOLCO na binabanggit mo, kasama lahat, that's for all sectors. Good. Salamat under po. The law, salamat it's po. All sectors. So whether you are an MSME, small business, large business, cooperative, kasama po sila. Kasama po salamat tayo. Po. Kasama okay, po tayo salamat dyan. Po. At I think sinagot na ni Sec Mon yung sa past due. Siguro ipasa ko na lang kay Sec Mon yung past due. And you know, Sir Gary, to all are just really quickly, I might forget this, is that naalala ko kasi, alam mo naalala ko kasi ang aking idolo. Idolo ko siya noon, si Sir Boots Aquino. Former Senator Boots Aquino. I'm doing this because I want to honor his memory. In the Senate, siya po yung kampiyon natin eh. Si Senator Boots. And when he passed away, parang may void. So I told myself that I'll pick up the void from where the good senator had left off para matulungan ko po yung sektor, Sir Gary. And as long as I'm there, as long as I'm a senator, I will always be your champion in the Senate. That's my commitment. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you, Senator, for filling up Senator Aquino's shoes. Salamat po. Thank you, sir. Okay. Secretary Mon, do you want to have more? Okay na. Sagot na po ni Senator Migz. Na-inspire lang ako doon sa huwag na sinabi. So, mabuhay ka, Senator Migz. Okay. We go back to Mindanao. May I recognize the representative from Dimaspec, the largest federation of cooperatives in Mindanao, Mr. Ed Cabalida, and a member also of the Copnatco party list. Hello, Mr. Edgar Cabalida, please proceed. Hello, Edgar, unmute mo. Yes, Kong Ben, yes. Una, thank you very much, Kong Ben, for this initiative, no? Oga kay Senator Migz and kang Chairman Orly, maayong buntag. No, ta sa Pramaspec ni sa Federation in Mindanao of Cooperatives, no, and of course to our Secretary Mon Lopez and Secretary Lapena of TESDA, magandang umaga po. First, I'm losing words to describe the job done by our senator and our congressman in the Senate and in the House, no. It's more than, I think, a job well done. No? So I think for our cooperators, they deserve a thumbs up, no, for what they have done. Okay. So si Senator Migz, wala na. Sigurado na ta sa 2022. With Mastic backing you up also. No? Ako campaign manager. Itari mo na campaign manager. Thank you, Sec Mon. Thank you, Sec Mon. Thank you, sir. Sir Edgar, salamat. Malaki po yung Mastic dito sa amin sa Mindanao, Sec Mon. Yung Mastic ay
isa sa pinakamalaking mga federation yan, grupo ng kooperatiba. Okay. Thank you, Senator Migz, no? Wala na, morag. It's a done thing na ang 2022 for Senator Migz. And ang ako lang concern, sir, una, I just would like to express katong mga gipang-ion sa chat box. Can you give us a copy of your presentation? You can just channel it through mass spec. Then we can distribute that to the co-ops, no? Especially here in Mindanao. Second, ang dami kasing kuan, walang hindi umihinto yung mga taga-Bukid noon, Senator. No? We're very proud of taga-Bukid noon na. So, ang daming magandang provisions doon sa Bayanihan to Heal as one, part two, especially for cooperatives. And thank you very much, no? The only time in history that the cooperative was really distinguished as a separate sector, no, and not just lump as part of the MSME. At least this is a recognition that you adhere and you also believe in the principles and philosophy that we are standing for. Thank you very much for that. No? Ang question ko lang for Senator Migz. Senator Migz, is this provisions also can be monitored by the joint committee, joint oversight committee of Congress and the Senate, no? Kasi minsan sa dami kasi ng magandang provision, always ang problema natin doon sa implementation, no? So maybe it's good that Secretary Mon is also here, no? That can also give us insights on the implementation side, because as we all know, ang Pilipino daw ang daming magagandang law, doon tayo nasisisi, no? To Secretary Mon also, I would like, sir, to I thank you very much first for considering mass spec to be your partner in the P3 implementation, no? And we are very happy to note that there is an additional funding for the P3. Marami kasing leaders na nagtitext sa akin na hindi na makapasok dahil umabot na nga tayo ng more than 1,000. And I think that's expected kong kasi kung Ben is here, Senator Migz is here, Secretary Mon is here, Chairman Rabanera is here, and the TESDA Secretary is also here. So if the 1,000 thing is very small, no? A small number for these dignitaries or personalities. Now, Secmon, ang concern ko sa mass spec in our federation sa Mindanao, we're looking at yung training nyo for micro entrepreneurs. We have heard that and learned, no, that you have these modular trainings that is run for, I think, 3 months or more than that, no? With the Go Negocio Center, I think. I don't know if you can consider us, mass spec, as your partner in this endeavor so that we can also train our individual members who are in the business, doing business, no? Not only to provide them with money, but also to provide them with or to enhance their capacities. So we're trying to see if that can be made possible. So, okay na yun, sir. Again, thank you. O daghang kaayong salamat. Any reply from Secretary Mon? Siguro, una lang ko, sorry. Ang question number one, naaman sa ato. Sir Edgar, mayong puntag ka natuntanan sa mga taga Mindanao. Ako mga silingan, niya ako karon sa Mindanao. I'm here now. I've been staying here since June. Since the opening of Metro Manila. Dala ko na pamilya ko din eh. And we've been eating durian every day. Naku, mga high blood taani. Season na yun, Sekmon, season ng durian. Oo. So, on the question of monitoring, Ay Kabalaka, Sir Edgar, it's part of our mandate under the
Oversight Committee on Cooperatives. So under the Joint Oversight Committee on Cooperatives, we actually are supposed to have a meeting very soon. Nagsayop lang ang House sa pag-elect because apparently, alam na ni Sir Benyan, hindi ko na babanggitin. But we're just waiting for the composition of the House members of the Oversight Committee. We will already meet. That's part of our agenda, the monitoring of Bayanihan 2 implementation. And also under the law, under Bayanihan 2, government is supposed to give reports every 2 weeks. So ato nang i-furnish ang sector no with us with these reports. I'll ask them to furnish also our oversight committee. Para sa ganun, ma-monitor yun nato ang ma-monitor natin yung lahat po ng resulta. And so thank you Sir Edgar, salamat kayo. Thank you. Salamat kayo Senator Migz. Thank you Senator. Yes, Secretary Ramon. Yes, Sir Edgar, dagdagan ko lang yung tungkol dun sa implementation naman. Definitely ang atin hong implementor, implementing agency, Small Business Corporation, will continue its good job of yung disposing the loans to proper authorities efficiently effectively, I mean. Ibig sabihin po, ay talagang mapupunta dun sa dapat puntahan. Pati ho yung napkwento ko kanina, yung pagpapadali ng proseso, making it online. Doon po sa kasamang training din po niya, nandyan po si Undersecretary Les Lantayona ng DTI. Siya rin po yung tumutulong sa akin sa SB Corporation. Nandyan din po si Yusek Boy. Oo, Vismonte. And naririnig nila yung inyong mga kahilingan. Definitely yung atin po mga negosyo centers, kayo po pwedeng ka-partner doon. In fact, parati po kami nag-iimbita ng participants. So sa inyo pong mga, sa lahat po ng cooperatives nandito, kung gusto po niyong maka-maximize ng mga training na binibigay ho ng DTI, madali na rin po ngayon, karamihan online na. Kasi nga sa mahirap lumabas, no? Even up to the barangay level, lalo na yung may online, yung may connection, iniimbita online. Kung hindi man, meron pa rin hong pumupunta sa mga barangay para ho mabigyan ng livelihood. Doon po meron, may isang programa pa kami aside from yung microfinancing, yung livelihood. Na pang paninda, for example, nila o panggamit, paninda. Mas maliit na amount, pero ano na yon, in-kind na pwede nang gamitin, mag-umpisa ka agad ng negosyo, may paninda ka agad, livelihood. So yun po, Yusek Bleso ang namamahala nun, at we'll help you with that. Isang text lang po, at saka dun po sa aming lugar, pwede pong tawagan ninyo. Thank you so much. Thank you so much. Before I acknowledge the next, we would like to congratulate lahat po sa kasama natin kasi nakita ninyo sa screen, punong-puno na yung 1,000 natin na limit sa Zoom, pero naka-register pa rin yung almost 400 waiting in waiting to be accepted. Meaning, ang dami na pong gusto makapasok. So, thank you po. Palagpakatan yung sector natin kasi this is the very first time, Senator, ganito po, lumapas po kami. I think may magic po kayo kasi kayo po ang champion sa mga cooperative. Together with Secretary Mon, thank you po. Sir Ben, pwede lang ako magpasalamat sa lahat na nanonood po na yun. 1,000 participants nakalagay. This is the biggest Zoom meeting I've ever attended. Yo. Parang mini rally na po ito. So, Sec Mon, si Sec Mon yan actually. Natutuwa sila kay Supermon. Senator, isa pang gusto magipag-usap sa imo? Senator, pwede ba? Last na lang. Yeah, no, please go ahead. I ask permission from Senator Sunny kasi budget hearing na yun. Pero I just logged on habang nagsasalita si Supermon. Sige. Nag-log on ako sa kabila. Sabi ko kung pwede, bypass muna ako. Pagpasok ko ulit mamaya, they'll recognize me. Pumayag naman yung mga kasamahan ko. No problem, sir. I can stay longer. Very good. Yun naman hindi magkapasok, we are requesting you with your numbers kasi palami tayo nagsabi, we are 10 million. Pwede ba today we can log in 1 million sa Facebook, maka-like para makita naman, wow, yun pala ang strength ng mga kooperatiba. Almost 2,000 na po ang naka-log in, naka-like. Baka at the end of the day, abot tayo doon. Sabihin mo lang, nandoon si Senator Zubiri at saka si Secretary Mon. Mag-like na sila doon. May I acknowledge from Nubadisi, one of the largest cooperative in Luzon. Ma'am, the CEO, Marlene, hello ma'am. Please go ahead.
Hello po, good morning Pocong, good morning Senator Zubiri, good morning Secretary Mon Lopez. Kami po ay natutuwa kasi nagsama-sama kayo. Kasi malaki ho kung pakiramdam namin na pag kayo ho ang kasama, parang yung kooperatiba ay talagang ligtas sa inyong mga piling. Pero gusto ko po sana maglambing kay Senator Meeting, dapat doon namin sasabihin sa inyo eh. Diba? Yung joint monitoring oversight function po sana, pwede po bang maglambing na i-call nyo po ng Congress at ng Senate? Kasi po talagang namumroblema po talaga kami sa BIR eh. Yung makikiusap po sana kami na pwede po bang pakiusapan nyo ang BIR? Kasi maliwanag naman po sa 95 sa documentary stamp, wala din pong pabayaran dapat ang cooperative sa final tax. Yun pong natatanggap namin interest on capital at patronage refund na binibigay sa member. Ipatuloy ho kaming talagang wag, sabi natin iniistorbo ng BIR na sabi babayaran. At hanggang ngayon po, Senator, gusto na namin magsumbong sa iyo. 12 million po ang assessment sa Nova Desi. Eh, pandemic ho ngayon. 50% ng aming collection ay nawala dahil walang mga trabaho. Marami hong drivers ang hindi makapasada. So, yun ho sana ang ilalambing namin sa inyo kasi medyo masakit po sa operation namin yung mawawalan ka ng 12 million na hindi mo naman dapat talaga bayaran. At saka pinamigay na po namin yun sa mga member. Saan po kami kukuha? So dahil sabi nyo na rin, tatay namin si Secretary Mon Lopez, baka ho pwedeng pakialalayan na rin po ang mga cooperative. Kasi simpleng tao lang po ang mga member namin eh. Ordinaryong tao na masisipag, kaya ho nakaka-survive sa buhay. So yun po, marami pong salamat kasi talagang matagal ko po kayong hinintay eh. Ngayon po, yung pagkakataon na namin para magsumbong. Marami pong salamat. Marlene, makaiyak tayo doon. Bakit ngayon lang tayo nakatagpo? Okay. Senator, thank you very happy supported naman mo si Marlene. Yes. Salamat, Marlene. Actually, Marlene, dapat na yung umaga yung ating joint oversight congressional oversight committee hearing. Na yung umaga sana. Nakaschedule na po sana siya. Pero nag-request po yung House Secretary, Secretary General of the House, na kung pwede ma-postpone dahil may na-elect yata sa oversight committee ng House panel na hindi member ng cooperative committee. It's a violation kasi of our law. Dapat kasi member of the cooperative committee ang ihalal sa oversight committee. So siguro na, hindi lang siguro, baka meron lang excited na sumama sa kooperatiba na hindi pala siya member ng cooperative committee at naisama siya. Kaya na postpone. Pero hopefully, ma-correct na po yan by next week. Baka sa susunod na linggo, Marlene, magkakaroon na po tayo ng hearing with the joint oversight committee. Yan ang number one topic po namin. Hingi nga ako ng tulong. Kaibigan namin ni Sec. Juan yan, si Sir Billy Dulay. I will call him personally to ask him to attend para makinig po siya sa mga hinanaing at hinanakit ng ating mga cooperative sector. So definitely number one po sa agenda yan. Dahil tama po kayo, under the cooperative code, tax exempt po ng ating mga kooperatiba. At sana mabigyan po tayo ng konting courtesy, lalo na ngayon na pandemya, no, pandemic na yon, na hirap na hirap sila. That is a recurring problem. Alam mo, Sekmon, yan ang recurring problem po namin sa cooperative sector is that there are, on the top, naintindihan po nila, pero sa baba, lahat ng RDO, naniningil pa rin. Kaya magandang magkaroon po ng department order on this issue. We'll ask Sir Billy to help us on that. Kasi as I said, no, these organizations are, the motto of these organizations are the same motto that I use all throughout my career as a public servant.
This is helping Filipinos help themselves. We're helping Filipinos help themselves. And ito po ay talagang ginagawa minsan yung function of government at the smallest level of the purok, sitio and barangay. Kaya sana tulungan na lang natin sila with the problem of the BIR. You have my commitment, Ma'am Marlene, no? Mag-meeting kami kaagad. Tapos yan ang unang item on our agenda yung sa BIR. Pangako po yan. Thank you po. Thank you po, Senator. Sigmon, do you want to add? No, same support din po. Same as Senator Migz. Magka-isa po kami dyan. And we'll help each other with Commissioner Billy Dulay. At meron pa ako naisip na isa pang advisor natin makakatulog dyan. Hatakin ko na rin para matulungan tayo. Palakpak tayo doon, mga kooperatiba. No? We look forward to that day. Kasama naman ako sa meeting and we will take note of that. Okay, pasensya na po, marami pong nakalinya, pero ang ginawa ko, Fair Island. So, tatlo na po yung sa Luzon. Balik muna natin siya Mindanao. Nag-isa po ng kamay si Sir Gos Pascual. Yes, sir, I will recognize you pagbalik siya. Di ba sa Luzon ka, sir? Okay. So, may I recognize again, balik tayo sa Mindanao, Mr. Godwin Handomon, no? From Paglaom. Yes, sir. Kung Ben, thank you very much. Salamat, Kung Pwede Ben. Pwede mapakita yung video? Mahina ang signal ko, Kung Ben. Sige. Maing buntag, Senator Migz. Paglaom. Lagi Paglaom. I would like to raise also, as mentioned by Senator Migz, no, na ang co-ops are partner conduit, especially with the SB Corporation. I raised this in our several meetings also. I would like to address this issue to Secretary Mon Lopez, my good former colleagues during the NAPSI and bank meeting with the President as former Secretarial Representative of the co-op. Secretary Mon, in reality, ang co-ops are no longer part or suspended ang mga credit line with SBC Corporation. SBC is now doing retail. Hindi nakasali si co-op. Why is it? The SBC is raising that they are giving 0% with 6% service charge. Bakit nawala na si co-op na ang facility ni co-op is malawak ang facility ni Embro sa co-ops na nag-ano din sa amin ngayon, especially sa pandemic time. This is just our concern, Secretary Mon. Bakit nawala? I raised this several times with SBC Corporation and even in my last term as sectoral reps of the co-op with NAPSI. Bakit nawala? Bakit hindi na sinama si co-op, especially in this pandemic time? Okay. Thank you, Secretary Mon. Sige. Kong Ben. Sir Godwin. Ganito po yon. Dahil dun sa... Doon po sa pondo, yung regular program natin, kasama pa rin po ang cooperative. Dahil po doon, may pass-on rate sa inyo at kayo po, pag kayo naman ang nag-retail nung pautang, ay mas mataas po ang interest rate. Dito po during pandemic, ang inattempt po kasi ng SB Corp ay zero interest sa diretso sa retail, sa micro SME. Ang problema ho namin, gusto man naming ipadaan sa inyo, ay hindi nyo Pero ho, dahil ho, gusto rin naming mapabilis ang pagbaba ng pondo nito, sapat pinaghirapan ho ni Senator Migz kasi ito, willing ho tayong makipag-arrange kung kami ho ay magpapautang through you, i-discuss ho natin siguro magkano nyo rin ho ipapautang dun sa miyembro. Kasi ang ina-attempt ho natin this time ay yung mababang interest rate doon sa recipient. So kung makakapaggawa tayo ng panibagong arrangement dahil may pondo naman hong panibago, ay willing ho kami. Pero dito kasi sa naunang 1 billion na galing ho sa budget namin, ang talagang ginawa ho, zero interest eh. Pag pinasa ho namin sa inyo, hindi nyo ho mabigay ng zero interest. So yun ang concern ho namin. Kung Ben, sandaan lang. Follow up ko lang question. Regarding the 0% interest na ibinigay sa mga MSMEs natin, we were able to access funds from ALPAS through ACP-CDA and they're giving us, being also a conduit of ACPC, they give us also a 0%, but we are given also a leeway to
charge service charge of 3%. So if that would be the case, mas ano pa ang sa ALPAS namin na ibigay, because we accepted as conduit para sa farmers and fisher folks to bounce back the economy. Okay. Sige po. So kayo po ang pass on nyo, pwede ho 3% ang pass on. Kasi yun ang discussion namin with ACPC para matulungan na talaga natin ang mga farmers and fisher folks. That's the sector na tinatarget namin. Okay po. So tama-tama ho. Sige, we can have another program for this para ho yung proseso natin through your group, through the cooperative in general. Gawa ho tayo ng panibagong sistema for this. Thank you very much, Sigmund. Thank you very much, Senator Migz. So may paglaon talaga. Thank you. Okay. Gusto pong papasok sa meeting natin yung mahal nating kasama sa Congress, si Congressman Rico Hiron. I think we should facilitate na makasama po siya natin kasi siya po ang dating chair po ng committee ito, Committee on Cooperatives, at saka he would like to participate. Are you in, Kong Hiron? Kong? Okay, we'll just wait. Anyway, we would like to explain to you na lahat po na issues and concern na discuss po natin dito are all recorded. Kasi we are aware na hindi po ito one time mabigyan ng solusyon. I think papayag naman si Secretary Mon Lopez at saka si Senator Zubiri na we will have another round of forum like this. Okay, tumango po sila. Thank you po, palakpak po tayo doon. Meaning, huwag lang tayo masyadong mabahala na maraming nag-test, gusto nila magsalita. Pero alam natin, if we are 1,000, hindi natin kaya lahat that. So, you just text on the chat box ano pong mga issues and concern. Tapos lahat po i-record namin. Tapos nadali namin kay Secretary Lopez at saka kay Senator Migz Zubiri. At tapos balikan namin kayo para malaman ninyo ano po ang nangyari. So everything will be recorded and we will try our very best na ma-address po. Tapos for the sector, we are doing this para lalakas po ang sector. So please like po sa Facebook natin. One Co-op Movement Philippines para po ma-register po ang number ninyo at saka lalagas po ang we are showing our force na talagang buhay na buhay po ang ating sector. And we are trying to bring the cooperatives nearer to the government and public officials. At the same time, I think they have responded well po. Okay? Next to be acknowledged, yung Nyuba Sigubya, Consortium of Cooperatives. Ms. Divine, please, you are acknowledged. Pwede, 2 minutes lang po. Okay, thank you so much, Kong Ben. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami, as others leaders have said it already, sa ating mga tumutulong na leaders sa sector ngayon, si Senator Migz Zubiri. Senator Migz, we are very happy po sa pag-institutionalize ng celebration ng Cooperative Month. At alam niyo po, na-inspired po kami, lalo na ngayon po 2020, kahit papano po, sobrang saya namin na na-challenge ngayong pandemic COVID-19. Nakita po namin na mas lalong lumiliwanag po ang aming magiging ang aming sektor. Dahil ang hangad po namin ay mas lalong may strengthen ang community enterprise at people empowerment. Secretary Mons, salamat po sa noong last forum po natin. Nag-follow up po kami sa release ng pondo ng SBC. Napro-process na po. So, salamat po at nabigyan na po kami ng immediate response to our request po. At kay Secretary po Lapena po ng TESDA, salamat po dahil yung farm school po natin dahil po sa sulat namin ay napabilis ang aming pagtugon sa aming accreditation at eventually po within the succeeding days makakapagsimula na po tayo sa farm school ang ating kooperatiba. Kay Yusek Chair Abanera po, alam ko po ang daming mga cooperative ngayon na tinutulungan ninyo sa mga regulations dahil ang dami pong hindi pa nakakagawa ng mga aktibidades at nandyan po kayo palagi na sumusubaybay sa lahat ng mga regulations na kailangan namin gawin. At of course, napakasipag ang aming
Coop Natcco Party List Representative. Pong Ben, saludo po kami sa lahat ng mga ginagawa mo na ito. Araw-araw po kayo ay minimiting mo lang. Dala ko na ice cream sa imo. Yan po at sana po itong mga programa na ito, hindi po kayo magsasawa na tutulong sa cooperative dahil nakikita na po namin, inuulit ko po, nang dahil sa inyong mga effort ay lumiliwanag po ang aming ginagawa sa sektor na, again, ang hangad lang po namin magkakaroon ng community enterprises through the cooperative at people empowerment dahil ang ating kooperatiba ngayon ay isang partner ng government na nag-i-implement ng mga iba't ibang mga programa na gusto rin po namin tumulong sa gobyerno. So salamat po, Kung Ben, na imbag na bigat tayo amin. Kababayan ko po, Senator, ang asawa niyo sa Narbacan. Ako po si Divina Kemi. Salamat po. Okay, Senator, would you like to respond? Kayo daw ang naging liwanag. Ang sarap. Salamat. Salamat, Ma'am Divine. Katulad ng binanggit ko kanina, Ma'am Divine, na basta nandyan po ako sa Senado, hindi ko po papabayaan ng cooperative movement. Alam niyo po, kaya I'm so happy na nasa ilalim po tayo ni Secmon, because one of the best performing agencies of government ng DTI, napakabilis, talagang ease of doing business. Magaling po sila sa ease of doing business. They're the champion of ease of doing business. Kaya I'm not surprised na inaksyonan po ni Secmon kaagad yung request nyo dun sa SBC, yung Small Business Corporation. Kaya malaking tiwala ko sa kanila. Nakipag-away na po ako sa lahat para malagyan ng pondo yung Small Business Corporation. Alam ni Kong Ben yan, inaaway ako dun sa floor. Alam nyo po, para lang matulungan ng sektor. Mabuhay po kayo, Ma'am Divine. I think kita. Alam mo, namin yun. Alam mo yung... Ayayatin kami, Senator! Oh. Ay, salamat! Alam, sinabi mo, alam mo, yung asawa ko, pag-isipan ko muna yun. Asawa ko, taga. Yan, asawa ko, Sir Ben, yung asawa ko, yung tatay ay taga, yung lolo ay taga San Juan. San Juan, La Union, pero yung kanyang lola ay taga Narvacan, mga kasama. Yeah, taga Narvacan po ako, Senator. Mga Pilipino talaga. Kamag-anak pala. Hello, ma'am. Divine. Okay. We can entertain last of before we allow TESDA to present para hindi tayo mag-time. We I acknowledge, second to the last, the first round, Mr. Gus Pascual, sir. Sir, can you come? Good morning po, Senator. Yes, sir. Please proceed. Hello. Ididire ko po yung aking tanong kay Senator Migz. Ako po si Gus Pascual. Ako po ay general manager ng isang tourist transport cooperative po dito sa Bohol. Ang request po namin sana, since we are a service provider sa mga turista, na alam naman po natin na mula po nung March 16, totally wala na po kaming biyahe, marami po sa member namin ang mga sasakyan na inutang po sa bangko. So, noon pong meron po silang ibinigay na moratorium na pwedeng 2 months na hindi kami magbabayad muna sa aming mga amortization. Pero pagpasok po ng June, yung 2 months na hindi siningil, pinababayaran din sa month of June. So which is marami pong hindi makaka-afford. So meron na po kami mga unit na hinihila na po ng bangko, binabawi na. Sana namin na kung pwede pa pong isingit, Senator Migz, sa Bayanihan Act 2, pwede po bang ang mga tourist transport sector na nangutang ng mga sasakyan sa mga bangko, hindi na po kami hihingi ng financial help from you, pero ang
na moratorium na hindi kami muna magbabayad sa aming monthly amortization. Para naman po hindi kami hindi mapira yung mga unit namin at hanggang ngayon po kasi wala pa naman pong turista ang Bohol. Kahit saan po siguro ngayon, wala pa pong turistang inaalaw. So totally po ang mga sasakyan po namin nakaparada lang, walang biyahe, pero ang bangko po sinisingil na po kami. So yun lang po Senator Migz at saka Secretary Mon Lopez ng DTI, baka po pwede kaming matulungan diyan sa aming request. 1 year moratorium sa aming payment sa monthly amortization sa bangko. Salamat po, salamat po. Sir Gus, magandang umaga po, mahimbuntag. Alam mo, mahimbuntag, Sir Gus, Senator. Ang problema, maraming sympathetic sa inyo noon sa Kongreso na at Senado na 1 year moratorium sana, pero alam ni Secmon ito, hindi pumayag talaga yung banking sector tsaka yung BSP. So naging 60 days na lang po ang moratorium na nailagay po natin sa batas. Natapos na po yung batas for signing na po ni Presidente, kaya last step na po siya, hindi na po maisingit. Ang punto ng mga banking sector, and I think Secmon can back me up on this kasi ito, ekonomista to si Secmon. Natatakot sila magkakaroon ng bank run, magkaka-disruption po ng banking sector at baka magkaroon ng collapse ang banking industry. So, ang nangyari po, we were able to get them. Initially, 90 days po ang hinihingi namin, pero nag-request yung bangko hanggang 60 days lamang po. But under the law, nalagay po natin sa SBC that they can also help in the subsidy of interest payments. Diba, Secmon, nalagay po natin dyan yung subsidy sa interest payments. So pwede po ninyo ma-avail yan under the SBC together with Secmon. I'm sure pag naipirma na po ni Presidente ito, Secmon will come out with the implementing rules and guidelines, no, regulations on the IRR pag-implement nitong pondong ito. Yung isang taon, baka masyado matagal, Gus. Wala yatang makakabigay ng isang taon at this point. Ako, may utang din ako. Businessman din ako. I'm in the ice and power business. So, ako, pabod din ako dyan. Problema talaga, hindi pumapayag yung BSP tsaka yung banking sector. But there are remedies. Ang sabi ko nga, nilagay po namin dyan as a part of the initiatives ng mga congressmen and senators na magkakaroon po ng interest subsidy. So may pondo na ilalagay para makakatulong sa inyo pagbayad sa interest. Hindi lahat ng loan, pero interest. At least hindi po kayo magkakaroon ng penalties and arrears. So, okay. My heart goes out to the people of Bohol dahil yung Bohol po, Secretary, ano po yan eh? That is a tourism-based economy. Talagang yes, ang laki ng income nila dito sa tourism-based economy. And naisama rin po natin, Sir Gus, yung transport cooperatives. So, transport cooperatives, meron po pondo na ilalagay po namin sa DOTR para tulungan kayo on this particular issue. Anyway, ang aking presentation, ibibigay ko po yan kay Kong Ben para at least ma-disseminate natin Kong Ben sa Facebook page nyo para makita nila po yung section ng batas. Tapos let's ask our champion in the cabinet, Secretary Mon, na pagdating po sa issue on transport cooperatives, lalo na in the tourism sector. Kaya sinama ko din dyan eh, yung tourism. Actually, pasok po kayo sa tatlong kategory. Number one, pasok po kayo bilang isang kooperatiba. Halos lahat po ng tulong na linagay po natin, na ilagay po natin yung sinama po natin yung kooperatiba. Number two, transport cooperative po kayo. Kasama din po kayo sa programa ng DOTR. Number three, kayo po ay tourism related. So under the DTI and the Department of Tourism budgets, kasama din po kayo under tourism related cooperatives. So cooperatives under the tourism industry. So, pag nailabas na po yung batas, Sir Gus, siguro under the Oversight Committee, kami ni Ben, will invite also key members of the cabinet para pag-usapan natin yung tulong na may bibigay po natin sa inyong sektor.
Sir Gus. Pero salamat na Senator, po yan. Salamat. Salamat maybe, Senator. Maybe Sec Ben can Sec Mon pala can assist us also in the implementation of the yung interest payments. Okay. Okay, thank you Senator. Yes, Sec Mon. Thank you Sen Migz. Thank you Sen Kong Ben. Bali Mr. Gus, ito po tama ho yung sabi ni Senator Migz. Ang tourism po, part po dito sa naaprobahan nila Senator Migz na may pondo. So doon ho, pwede ho natin kayong ipasok as yung eligible for borrowing. So pwede ho nating gawin, yung hihiramin ninyo, ito yung magpapatuloy ng pambayad ninyo, amortization. So parang hihiram kayong bagong loan para pambayad doon sa existing loan, yung amortization. Habang pantawid ho ito, habang anyway, hopefully very soon, magre-reopen na po ang Bohol at unti-unti nang babiyahe ang inyong negosyo ay magsisimula ulit. So ito hong ibibigay pautang ng SB Corp, use as soft loan and bridge loan pantawid po, no? Okay. So yun yung maganda hong balita dahil nga natulungan tayo ni Senator Migz sa pondo dito. Kaya yan, magpapautang sa tourism. Pangalawa ho, actually ang isa hong ina-encourage namin dahil hindi ho maibigay yung moratorium dahil may epekto sa banking sector, ang pwede hong gawin din ng bawat borrower, mag-rearrange ng loan, mag-restructure ng loan sa bawat banko nila. In other words, kunwari hong ngayon, 2 years to pay, pwede hong yung existing loan na yon mag-rearrange at sabihin natin na, sige, extend nyo po kahit 4 years to pay para lumiit yung amortization bawat buwan at ma-spread yung interest. Anyway, nagbabayad naman ng interest on the pondo eh. So it's like getting a new loan on that same bank. So yun po muna, dalawang punto ho na pwedeng solution natin diyan. We will work, of course, included kayo sa SB Corp, tourism sector, and then yung restructuring na pwede nyo pong i-arrange. Okay po. Salamat po sa Secretary Mon. Sige. Anyway, sir, we will include that in our minutes para we will try to follow up what to happen. Pasensya na po, we would like to announce si Secretary Mon Lopez has another meeting by 11. So we'll have the last question po before aalis po si Secretary Mon. So from the Tertiary Federation of Credit and Savings, we have the PFCCO, one of the largest federations in the country. Please welcome si Attorney Futalan, the chairperson. Yes, ma'am. Good morning, sir. Mayong buntag, Senator Migz. Mayong buntag kung Canama. And of course, magandang umaga to Secretary Mon Lopez and Undersecretary Lapena. I represent the Philippine Federation of Credit Cooperatives po, and my question has a lot to do with our direct participation in the program of the government through the Bayanihan to Recover as One. So, ang tanong ko po, kasi there are about a dozen provisions in the law that directly pertain to cooperatives. So, given the various agencies involved in the implementation of the law, our expectation is that our sector will also be directly involved in the management or administration of the monetary package that pertains to us through our regulatory body, the CDA, given that this is public funds, rather than, let's just say, become one of the recipients, yung passive siya, kasi nagre-receive lang kami. Cooperative is one that has a federation. So pwede po nating itap ang mga federations at unions for this purpose na mag-manage kung ano man yung para sa kooperatiba. Halimbawa, to determine which among the many micro and small cooperatives are in need, in dire need of assistance. Nasa federation po siya or sa union ang information. So we want to help fast track the delivery of this help from the government. So pakitap na lang po ng mga federation at unions for this purpose. We are willing po to help. We are ready. We stand ready. And as I mentioned before, in the meeting we held with Senator Zubiri, I think sometime in February,
that, for example, PFCCO has been participating in the Kapatid Mentor Me program of BTI. So nasali na po ang cooperative doon because our mentors are made to identify those members of cooperatives that have small businesses. So mga ilang taon na po siya. I think we are well on our second year for this. And the federations in our province are involved po. So we're just standing by and we want to assist. Thank you po. So mga ilang taon na po siya. Thank you. Can we have Secretary Malupes? Yes, thank you. Thank you, Ma'am Gloria. Salamat po sa pakikipag-partnership po natin dito po sa mentoring and training. Ito, ipagpatuloy po natin. Pagdating po dun sa pagpapadaan sa cooperative, na pag-usapan po natin kanina, we're very open making another sub-program para dito sa underbayanihan to, dahil ang cooperative po is one sector na magiging kapartner dito. So okay ho tayo doon, pag-usapan lang natin yung proseso tulad ng nasabi kanina ni Sir Godwin, no, na proseso na dadaan pa rin sa cooperative para sa mga members niyo through your cooperative or yung federation. So makakatulong ho kayo doon sa pagpapababa ng pondo kaagad. Ayan yung gusto ni Senator Migz na ano, yung absorption capacity. Talagang kailangan ho, tulong-tulong tayong lahat. Okay, thank you so much. Pasensya na po, that was the last interpellator kasi I was informed that Secretary Lopez has to attend another very important meeting. Nevertheless, we would like to announce na ang proseso po natin, we are here for an open forum. We are here to listen your issues and concern. Hindi po nagtapos po dito kasi after this, kami po ni Senator Migz, no, na-announce na po niya, i-discuss po namin doon sa tinatawag na Joint Congressional Oversight Committee on Cooperatives. And I think you have the commitment from our very dear Senator na pag mag-convene na yun, lahat ng mga issues and concern na pag-usapan dito, isama po doon. At tapos, napakinggan po natin si Secretary Manlupis because we belong to his department. Ang poso po niya ay nandito po sa atin. So, huwag po tayong masyadong mabala, ma-stress, kasi dito po ang mga champions para sa kooperatiba. So, pasensya na po. I think may nagtisa po sa ako na si Secretary Lopez ay kailangan na po doon. Secretary, if you don't mind, can we have your closing statement po for the cooperatives? Okay, maraming salamat po Mr. Chairman, Kong Ben, sa pagkakataon nito. And I joined Senator Migz po sa partner po kami. Siya po ang super senator po sa Senate, pa-champion ng mga kooperatiba. At kami ho, balik tuloy ho kami on the implementation side, pakikipag-partner sa grupo ninyo at yung mga programa sa microfinancing, sa training, sa mentoring. Itutuloy po natin yan. Pati ho sa shared service facility, again, ulitin ko po, magkakaroon po tayo ng pondo para dyan. Of course, with the help of our senators and congressmen, working out yung mga SSF sa kani-kanilang mga lugar. At saka, this is not the last anyway. Tuloy-tuloy po kami mag-organize ito at sasali ho ulit ako. Isa pa ho, andan, marami ho kaming TTI na nandito sa forum. Nandyan pa rin po sila Yusek Bless, sila Yusek Bismo, at saka ang SMED director po natin. Again, maraming salamat to Kong Ben, Mr. Chairman, sa inyo pong imbitasyon sa amin ngayon. Hindi ko lang ho maindihan yung susunod kasi ho, another donation po ito para doon sa SME sector. Kaya ang from the Federation of Filipino-Chinese at makikipagpulong din sila. Maraming salamat to sa inyong lahat. Thank you po. Thank you po, Secretary. Salamat po. Okay. Sekmon, thank you very much, Sekmon. Maraming salamat. I'm so happy you are our father and champion in the cabinet. Kayo po ang aming inspirasyon, Senator Migz. Sek Lapena and Chair Rabanera. Sige po. Kong Ben, salamat po. Thank you so much. Thank you so much. Pasensya na po. Alisa po si Secretary because of other commitments po. Now, Sir Ben, I am...
Sir Ben, siguro after I listen to the presentation of Sec. Lapena, para at least na masamahan ko siya, but after that, I have to proceed na to the budget. Naghihintay na sila ni Senator Angara. Oh, sige, sige. Chairman. Yeah. But I listen to Sec. Lapena's presentation. Okay. Please welcome po our dear Secretary of TESDA, Secretary Sid Lapena. Sir, good morning. Good morning, the Honorable Chairman of the Committee on Cooperative Development, Congressman Sabiniano, Canama, the Honorable Senator Migz Zubiri, and my partner in the cabinet, Secretary Ramon Lopez, who have just left. Of the different federations of cooperatives in the different regions of the country. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang TESDA, upon invitation of the chairman, Congressman Canama, is here with this forum on the matter of what the cooperatives in the country, and I wanted to report that in October last year, October 22, the Cooperative Development Authority. By the way, may I also greet the chairman of the Cooperative Development Authority in the person of Chairman Rabanera, and. Last year, we memorandum agreement to have a collaboration between the Cooperative Development Authority and the Technical Education and Skills Development Authority. And in accordance with the mandate of the Technical Education and Skills Development Authority, is to provide the accessible, high quality technical education and skills development to the Filipino people, and it is in this regard that the agreement of the CDA and TESDA has came up with the provision that TESDA will help facilitate the CDA, the different the cooperative associations, federations, access to the training assistance of TESDA. And in that agreement, the CDA will also help facilitate the submission of names of the members of the cooperatives and members and the who will need the skills development to be provided by TESDA, and it is in this connection that this forum is a very timely, so that everybody will know that the members of the cooperative, the federations, have access to the scholarships provided by TESDA, and we have different courses that may apply to the needs of the members of the cooperatives, their officials, members, as well as the dependents. And with that, we can make arrangement on how to come up with the names of the interested or those who need technical assistance or training assistance from the cooperatives throughout the country. Thank you, Mr. Chairman. Okay, thank you so much, Secretary Sid Lopez.
Kanina po nagpayag po si Senator that he would be going to the Senate session because of the budget. So, pwede siya na mauna ang magbigay ng payag tungkol sa TESDA. Senator? Yes, yes, actually, unang-una, maraming salamat, Sec. Sid. Sec. Sid has been a partner of us in Bukidnon, ours in Bukidnon and in Mindanao. Talagang one of the reasons why bumaba po yung poverty incidences sa maraming lugar sa Pilipinas dahil sa kanila, sa TESDA. And we totally appreciate the work that he has done. He's a silent worker. Hindi siya mabongga ang style niya, trabaho, and mabilis ang trabaho. Kaya we salute you, Sec. Sid. You are helping us achieve the goal of single-digit poverty rates in the Philippines, all over the Philippines, hopefully in the next few years. Of course, ang kasama mo dyan, Sec. Sid, ang kooperatiba. You know, the cooperatives are in every corner of the Philippines. From Apari all the way down to Tawi-Tawi, may kooperatiba, Sec. Sid. So, yung mga training programs mo, pwede nyo din itap yung CDA together with the cooperative sectors, yung federations, and all the large cooperatives. Dahil kung kailangan mo ng tao at audience, sila na po yan, Sec. Sid, hindi na po kayo mahirapan. Ganun kagaling yung cooperative movement. Kung kailangan, tignan mo na yun, 1,000, sobra-sobra yung ating, kung kaya ng Zoom ng 10,000, siguro nag-10,000 na tayo kanina. Yeah, yeah, yeah. Kung audience ang kailangan mo, Sir Sec. Sid, ito talaga ay talagang willing audience, especially when it comes to tech voc, no? Skills and education training of its people. So, magandang sektor din itap ito, Sec. Sid. So, and we thank you for being our partner. Ako'y naniniwala, Secretary, no, at sa ating mga kababayan, ating mga cooperators, I'm preaching to the converted. Alam ko naman, I'm preaching to the choir. Pero ito talaga ang susi natin para lalong umunlad ang ating bansa, ang cooperative sector. So with that, Sir Ben, if you don't mind, balik muna ako sa budget hearing kasi tatanungin ko din yung budget ng kooperatiba dun eh. So, I will be asking them the budget for the cooperative movement, the cooperative sector, the CDA. So, alam mo, DBCC eh. Bilang DBCC, ano, nandiyan po si Secretary of Finance, nandiyan si Secretary Avisado of DBM and NEDA, Chad, si Carl Chua. So, I commit also, Kong Ben, I commit also to having an immediate, no, joint oversight committee hearing of cooperatives very soon para i-tackle natin yung iba't ibang issues. So, once again, maraming salamat. Mabuhay po ang kooperatiba. Sec. Sid, salamat. Chairman Ravenera, salamat. Senator, thank you. Thank you. Salamat sa paglaom. Salamat sa inyo tanan. Dagan salamat. And also, special mention, tama po ninyo yung aking secretary, yung aking secretary general of Arnis Gali Eskrima, yung pick up. Si Rene Chongson, kasama nyo. As member po nyo sa kooperatiba sa Cavite yan. Coffee Cooperative. Salamat. Sa inyo lahat po. Salamat, sir. Salamat. Salamat. Salamat, Senator Migz. Maraming salamat po. Ay, kamusta po kay Senator Riza Ontiveros? Yes. She's actually nag-a-attend siya sa kabila. Kaya siya yung nag-a-attend sa kabilang forum namin with the budget. But she said, ask questions, pasok daw po siya dito sa inyo. So, say you salamat. Maraming salamat. Hi, Ma'am Ellen. Hi. May request ang TESDA. Pwede na rin ninyo isali doon sa pag-urong sa budget ng TESDA. Okay. Senator Zubiri, thank you. Sir Sid, you have my commitment. Thank you, Senator Zubiri. Thank you, Senator. Thank you. I love you all. Senator, thank you. Thank you, Senator. Once again, we would like to thank Secretary Lapena for his presence. I think all of us are very interested po dito sa kanyang programa. Okay, before we entertain the first question from PCC, we would like to manifest our sincerest thanks to Secretary Lapena because ang mga kooperatiba po ay isa sa una na mga sektor na bigyan ng mga programa sa TESDA. I think sa kooperatiba marami pong mga tinatawag na
scholars. Mayroon lang isa kaming concern tungkol po doon sa partnership na mayroon kayo with CDA. Kasi there were times nagpunta ko doon sa TESDA, sabi daw nila, may mga maraming courses, modules, which are prepared by the CDA. Ang iba pa naging mandatory trainings, but hindi accredited sa TESDA. And therefore, cannot be funded. And therefore, hindi mag-qualify yung mga participants as scholars. So, paulit-ulit mo ko nagpunto doon personally. By the way, Secretary, I think kasama na po ninyo ang dati kong kasama sa 17th Congress, former Congressman Jan Bertis, at saka si yes, former Congressman Mike Bilarde. Congratulations po sa kanila. Sila po yung mga very good friends it met ko po doon sa 17th Congress. So I would be very, I'm looking forward na nandoon po sila at be committed to help also the cooperative. So ang unang pakiusap ko po sa inyo, Secretary, paano po natin magawa ng paraan na may pundo na po kayo for the cooperatives but cannot be utilized kasi ang sagot po doon sa mga tao ninyo, yung mga courses o modules na gusto po sa kooperatiba, hindi pa daw accredited sa TESDA. Kung Vin, for the information of everyone, I have with me the Deputy Director General of TESDA. We have on board si Deputy Director General Rosana Ordaneta, si DDG Lina Sarmiento. We have also on board si DDG Jan Bertis at saka si Luigi. Morning. Yes. Si by the way, si DDG Mike Bilarde is no longer with TESDA. Wala na. Si, yes, Kong, wala na sa TESDA. Nauli sa kanya si yan, si Congressman Luigi Kisumbing. Okay. Siya pumalis sa kanya. Another colleague of yours. And also on board are our executive director Amy Taganas. Siya yung in charge sa yung mga training regulations at saka pag-evaluate ng mga kagaya ng mga courses na gusto po ninyong ipa-consider na ma-accredit ng TESDA para maisama doon sa utilization sa yung scholarship funding. So yun po yung gagawin natin doon sa inyong kasama rin pala natin na Director Lenny Carion, yung in charge sa scholarship. Secretary, may we recognize them and thank you for all of them for kasama po dito sa forum. Thank you so much for all your kasama, kapamilya, kapuso doon sa TESDA. They are all welcome po. Yes, thank you. And of course, the Chief of Staff ng TESDA is also with us on board. So, full force po kami nito. Kasama si DDG Lina, as I mentioned, Lina Sarmiento, para kung ano po yung mga suggestions ninyo will be somebody will act on them immediately under their functions. So yun pong nga sinasabi ninyo na meron kayong mga courses ng CDA na it's not yet accredited by TESDA. I-request namin na mag-usap po yung focal ng CDA on that at saka yung ng TESDA para mapag-usapan po yan. And let us see what we can do para yung mga courses that pertains to CDA, yung mga related courses that will benefit the cooperatives mapag-aralan kung paano ma-accredit at para magkaroon ng access sa scholarship fund ng TESDA. So yun po ang ating gagawin na Kong Bin on your first suggestion.
Thank you so much, Secretary. Pasensya na po. I have to express what I felt. Kasi on my first term, parang 3 years po ako working for that. I think I have visited personally sa opisina ng TESDA, not less than 3 times. Tapos ang dami na may kinakandak na meeting. So, I was really appealing sa TESDA na sana ma-maximize yung pundo. Alam naman ninyo, may mga allocations po kami doon na allocate galing sa Congress. Gusto ko sana ma-maximize yon for the benefit yung small micro cooperatives na sila ay makapag-training ng libre, pero ang mga facilitators or service providers babayaran po sa TESDA as ano faculty member, saka yung mga estudyante na mga cooperative leaders magtanggap ng counting allowance because they are entitled to under po sa inyong programa. Kaso lang, yun ang paulit-ulit na sagot. Hindi pwede kong kasi yung mga courses po at modules hindi pa accredited. So, mayroon pa kaming binubuo na mga tao. I think mayroong taga-CDA, mayroong taga-federations. They work out for, I think, more than a year. Wala pa rin nangyari. Kaya nga, ngayon, pakiusap ko, Secretary, baka mas yung mapahirap yung sistema. Kaya nga, hindi po kami nakapagpasa doon. During this pandemic, can we request na ma-relax po yung mga requirements para ma-approve sa mas madaling panahon yung mga modules. Kasama po doon sa ni-request namin yung tatlong mandatory na training sa CDA. So I presume kasi CDA na po yung nagbigay ng mandatory training tapos hindi pa rin na-accredit sa TESDA. So that is just my appeal na sana for the benefit of all the cooperatives nationwide, mabigyan ng focus sa TESDA ang pag-accredit doon. Sige. May I na-recognize yung PCC, Chair? Anybody from the PCC? It's either Sir Gary or Sir Edwin. Sir, PCC? Na unmute ka, sir. While waiting for the PCC, wala po kayo? Hindi marinig? Okay na, Kong Ben. Okay. Okay, yan na po si Kong, si Chair Gary. Chair Gary. Kong Ben, nais ko rin sanang yung pareho ng naitanong mo kanina. Ganon din sanang itatanong ko. So this is really more of a follow-through, SECCID. Kasi po, may mga unions and federations na nakapag-develop at nagde-develop ng mga learning modules. Tulad po ng modules on governance and modules on management. So, yung pong proseso ng pag-accredit, that's what we would want to be enlightened on. This will be over and above the mandatory courses na coming from CDA. So, ayun po. Kasi, yun nga po, ang pagkaalam ko, may mga and some of these are even in partnership with some private institutions, the likes of Bayan Academy. So it would help a lot if we can help this accredited with TESDA, SECCID. Yep. Sige po. By the way, si director, executive director, ay Mitaganas is on board. There was a mention na 3 years na ito na kinitik up ni Kong Bin. So may I may we have Director Amy Taganas to make a response to that. Good morning po, sir. Yes, ma'am. Amy po. Yes, go ahead. Yeah. Yeah. I remember po that in 2018 there was a proposal from CDA and there was a meeting before with CDA with some I remember po yung Lisa. That was
And then we were asking for the continuation of the competency standards that we have developed. And according to Lisa, hindi ko na po siya matandaan ngayon, Lisa said they will not, the CDA will not push through with this because they did not have enough funds already for this. So we presented that one to the CDA at that time, sir. Wala. Sir. Okay. Yeah. Yes. So that was the, so there was a draft, a very rough draft competency standards, but it did not push through because of that limitation po. So there were no further coordination after that presentation of the draft CS. Kasi po hindi na po binalikan din tayo nung proponents po at that time. So since it's presented ulit, then let's revive yung effort na yan para there will be a conclusion. And then let's give feedback kung ano yung development niyan as we go along. Yes, sir. Is that okay, kung Bin? Congressman Canama. We will, sir. Secretary. Aimee po uli. Okay. I'm sorry. Okay. Sir, Aimee po. We can have a comment from the CDA. Meantime, we acknowledge Sergio. Sergio, you have the floor. Good morning po sa lahat. Ang clarification pong gusto kong may cascade sa TESDA is that we already talked with TESDA. Kami po ay, ako po si Joe Manansala ng Quezon City Union of Cooperatives. And nag-inquire po kami sa TESDA how we can participate sa mga programs ng TESDA. Unang-una po, siguro dapat nating i-resolve na ang CDA meron din pong accreditation process for their service provider. Yung mga service provider po na accredited ng CDA undergoes an extensive training for trainers na kinoconduct po ng PUP Cooperative Center. And siguro po kung mabibigyan niyo kung mabibigyan po sana ng TESDA ng consideration na yung mga trainers na na-accredit ng CDA should already be considered as trainers because meron na po talagang qualification na accredit po sila. Other than that, under 9520, yung pong mga mandated requirements, ang alam ko po, apat na po yan eh. Nadagdagan pa nga po ng GAD. So lima na sila. Hindi na po tatlo ngayon eh. Yung po, mga mandated trainings, kung i-credit po yun ng TESDA, since meron na pong accredited trainers, ang CDA, siguro po bigyan nyo na ng recognition. Kasi po ang sabi ng TESDA, kahit na accredited trainers ka ng CDA or ng PUP, you have to undergo the training ng TESDA. Agree po ako doon, mag-undergo ng training ng TESDA for other skills, for other topics. Pero po yung mga topics na master na namin, na naipipresent namin for so many years, siguro pong magre-retraining kami, baka po tulungan na namin kayo ng training. Kasi po, isa pong nalaman ko, yung accounting for non-accountants, wala po sa inyo yun, hirap na hirap kayo maghanap ng trainers. Sa amin po, sa mga union, CPA trainers taking over the accounting for non-accountants. Ang sabi po sa akin, kung gusto nyo, mag-recommend kayo ng mga trainers. Hindi po namin magawa dahil dito na nga po sa consultation meeting, lumalabas na yung arrangement with TESDA and yung mga requirements ng TESDA. So yun lang po, siguro po ang CDA at ang TESDA should agree on the status ng trainer ng TESDA na i-accredit ng CDA at yung trainer ng CDA na accredited nila who has undergone extensive training already and experience in the field of what they're handling, especially on the mandated training, dapat po siguro subsequently should be recognized by TESDA. Sige, yes, sir. Thank you po. Salamat po. Can we hear from the TESDA? Any comments? Yes. So, pag-usapan namin yan ng CDA, yung inyong sinasabi na yung comment po ninyo. Salamat po. At we will... yung focal ng CDA, o nagkikinig naman si Chairman Robanera,
At aming focal, kasama na rin ang legal para mapag-usapan na let's set a meeting for that. Para let's see how we can favorably resolve this for both agency, for the CDA and for TESDA. For after participation po, Secretary, pwede po kaming sa union magpadala ng official namin like Father Anton, like ako po, pwede po ako mag-participate para po makatulong sa discussion. Salamat po. Sige. Gusto na natin i-clarify, dear Secretary, hangarin po ng mga kooperatiba na hindi lang maging beneficiaries, kundi maging conduit o maging partner din sa programa. Yung punto ko ni Sergio, yung mga unions, mga federations are very much qualified and very willing to become your partners, conduits in implementing the trainings. I will be very happy na mayroon tayong partnership na ganyan. Okay? Can we hear any comment from the CDA as regards to that matter? Maraming salamat po. Yes, sir. To our beloved Secretary Lapena, naimbag nga malam kada kayo, Apo Secretary. Naimbag nga malam yung matawad. Apo. Ako, ano yun, sir? Papanga, sir? Bilyasi, sir. Bilyasi, Pangasinan. Sorry, Papanga. Pangasinan. Okay, kapit-bahay pala tayo. Ako sa Urdaneta. ED Ray Elebaso po, makikipag-coordinate po kami, sir, with our ED, ED Taganas, para ma-resolve yung problemang ito. Nang sa ganun, actually, na-discontinue lang ito dahil medyo nag-pivot tayo ng konti sa isang MOA. Nagkaroon po tayo, sir, ng MOA. So siguro yung attention na ano lang. But we will continue with this. We will have our group to coordinate with you, sir, para ma-resolve na natin ito at mapabilis. That is our commitment, sir. We will coordinate on urgency, sir. Ganun po gagawin natin. Yan. Okay, that's very good. Very good, thank you. Okay. Sir, may isa po kayo kasama dito, si Ma'am Lucy Foro. I think, ma'am, do you want to share what you experienced before? Sige, ma'am. Yes, sir. Good morning, Kong Ben. Good morning, sir. Sid and Edirey. Bali, tama po yun. Nagkaroon po kami ng technical working group. Pinatawag po kami ng CDA. At first, it was funded by CDA para nga po upuan namin yung training regulations na sana ako ay isasubmit sa TESDA. And then we were joined by TESDA of CBC, meaning competency-based training curriculum. Following the training requirements of the Cooperative Development Authority. Then it was funded by our Kongben para po ituloy namin yung crafting. Again, we were joined by TESDA technical people in the development. Pero medyo na hinto po yon. But we're almost done. Yung una pong phase, tapos na po namin yung 14 modules. Yun po, okay. Isa subject na lang po for review. Ang kulang natin doon ay yung assessment criteria na kailangan po under your training regulations para ma-qualify din po tayo sa cooperative sector na mabigyan kami ng rating na kapag kayo nakapasa sa ganyang course, for example, fundamentals of cooperatives, pwede kang bibigyan ng TESDA ng NC1, NC2, and so on. So, yun po yung aming goal together with Canama. But apart from that, syempre po, gusto po namin siya ipasok under your scholarship program. Yes. So, kahapon po, nag-meeting kami online nila kong Canama at na-sound off ko po yun. Ako po at that time, I'm part of the Philippine Federation of Teachers Cooperatives sa Department of Education. So yun yung field ko na kino-contribute para sa cooperative sector. So I hope we can convene the technical working group which was initiated by CDA and Kong Canama together with Kong Hiron, they jointly funded our activities at that time. So we're looking forward to have that kind of finalization para po yung mga cooperative sector maka-avail na po ng inyong scholarship program. Salamat po, Sir Kong.
Ma'am Noce, thank you so much for your effort before. I hope you can continue that. Okay, can we have the assurance from our dear secretary as regards to that program? Yes, Kong. Napakaganda nung report na yung information that binigay ni Ma'am Lucy. At that's something we want to do, actually. So, ito din po natin yung pag-uusap nung tungkol sa yung naumpisa na po ninyo. And ang TESDA will always be on the side of how we can favorably help the cooperatives and its membership and yung mga officers sa membership niya. Yes, yes sir. Thank you ha. We are very happy listening to that commitment. Thank you so much. Okay. Can we now give chance to Mr. Robert Kang? Sir Robert Kang, 2 minutes. Yeah, you have the floor. Please, in 2 minutes. Salamat, Kong Ben. Ngayon lang ako nakapasok. Maraming kwan kanina. Napuno tayo. So, it's because of the call na nanawagan tayo sa mga kasama natin sa Kapitiba na ipakita niya. Ito na po sa Secretary sa TESDA. Any concern? Yes, dalawa ang concern ko. Una, kasi wala na si Senator Migz, ipaabot ko na lang po sa inyo kung Ben. Yung budget ng yung PR para sa fuel subsidy sa transport. So, anong nangyari doon at saka paano maabing? Then kay sa TESDA, kay Secretary Lapena, sir, nagpapasalamat po kami para doon sa super scholar. So, tanong ko lang kung maitutuloy pa ba ito at saka kailan po natin magawa ito dahil marami pong nakinabang doon sa Chaiperson Scholar sa lalo na sa amin sa Transport Cooperative. Ah, okay. Salamat po, Secretary. Nakabil na po sila. Sige. Yes. On the Chaiperson Scholar, we will have to coordinate with the DOTR. Actually, ang DOTR ang may sponsorship niyan ang nag-implement ang TESDA. So we will coordinate with the DOTR. But ang pagkalam ko ay tuloy pa naman 'yan. Inabutan lang tayo nitong pandemic eh. So nahinto and then I will just coordinate with them and we will give you feedback kasi we have gone sa mga iba-ibang mga cities na eh, by region. Practically, we have covered all regions na. Hinold lang sa mga... yung Chaiperson Scholar launching was held sa mga capital cities o yung mga main cities ng mga regions. But we will give you feedback on this, yung Chaiperson Scholar. That's something that I wanted to continue dahil kasi... It's helping a lot. Of course, it's about the PUB modernization program. But at the same time, na-enhance yung competence or yung skill ng mga drivers natin on the driving expertise. That's something that we want done. Mandate na po yun ng TESDA. We will do that, sir. We will do that. Okay, thank you so much. Thank you so much for that information and assurance. Nandito pa ba yung sa Pangi MPC? Nagtaas po kayo ng kamay. Hello? Pangi. Wala na. MOFA, M-O-F-A, nagtaas po kayo ng kamay. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Any concern po? Good morning, sir. Good morning. Senator Migz, Secretary. Please proceed po. Anak ko, hindi po kita marinig, sir. MOFA. Balikan lang kita, sir. Itim-tim naman. Iba yung lumalabas. Hello, MOFA. Can you come back? Hello. Sir. Nakamute. Nakamute ka, sir? Sige. Okay na. Sige.
Okay, okay. Our co-op has no building of its own. We are just renting here in the public market of Mulabi, Sambuanga del Sur. And we had the information that if you're a member of the must pick, that was yet last year, you can avail, you can request for the grant of for the construction of the building. So last year, we finally have decided, the board has finally decided to be member of MASPEC, and we had initial share of 25,000. Then later, yes, a few months after. Sir Mopa, yes. we have now the guest secretary from TESDA. We can discuss that matter separately. Okay, lang kayo mo. Do you have concerns with secretary? Yes. Wala, sir, sa TESDA. Anyway, sir, I take note to your concern mo. I can relate to that. I think okay na yon. Tapos, do you have concerns with secretary Lapena? Kung wala, sir, I will proceed to the next. No, Emmanuel Baltilan, are you in? Yes. Sige, sir. Please proceed. Kuha ko lang, sir, yung kay Secretary Lapena. 2 minutes. Yes, sir. Sir, Bantilan? Emmanuel Bantilan? Wala? Wala po. Ito po, Isabel. KSCC, Isabel. Kasi nagtaas po sila ng kamay. KSCC, Isabel? Wala na po. Okay. New ba si Gubia? Si Miss Divine? Hello, ma'am? Ma'am Divine? Hello, Kong. Thank you so much. Just would like to express our sincerest thanks to Secretary Lapena. Sir, actually, I'd like to show you what we are now doing. So, tapos na po yung mga farmer field school module na namin, na 3 modules. Yeah. Module 1. Yeah, very good, yeah. Module 2 and module 3 and other test the courses po ng ating cooperative. So hopefully po maumpisahan na po natin by next week. We are now doing finalizing the contracts with our teachers and the TESDA po. So thank you so much at marami pa pong mga TESDA courses po na na-approve sa aming cooperative po. Yeah. Very, thank you so very much. Good, very good, ma'am. That's what we want done. Very good. Thank you, Kong. Thank you so much, Kong. So once again, Kong, congratulations for all the good deeds that you're doing to the sector. Okay, thank you. Ang dami mo nang natanggap ng mga programa. Meron ka pang sa DA, meron ka pang sa TESDA, meron. Pero you deserve because you got it implemented. I think the Secretary of TESDA is very happy na wala po mga problema. Instead, ang natanggap po niya mga pasalamat. Ako rin, Secretary, I would like to thank kami po dito sa probinsya ko, Misamis Occidental. Ang dami din naming mga programa sa TESDA. Gusto ko rin magpasalamat para baka magsabi kayo sa akin na naku si Kong, pinatawag na ako tapos mga problema lang ang natanggap ko. Pasensya na po, Secretary. I would like to impress you na yung mga kasituwis po namin dito, ang dami pong nagpasalamat. Ang dami pong mga hindi nila natutunan before at saka nang graduate sila, may pira na sila. Thank you for that. Ang nasabi ko lang kanina, hindi maganda lang timing. Nauna ko yung problema. Dapat nauna yung pasalamat ni Divine. Divine, sana yun ang mauna. No? Pag may bisita tayo, huwag yung mga problema, yung mga pasalamat muna. Anyway, I am very confident with your leadership sa TESDA. Itong mga concerns natin sa kooperatiba would be addressed. I look forward, Secretary, na madarating yung panahon, yung mga maliliit, especially yung mga micro and small, makikinabang na po sa TESDA in capacitating their business skills, in management skills, and so forth. We look forward to that. Yes, sir. I'm happy that these are brought up to us. That's a way of improving our service. At ito naman yung gusto po ng TESDA, diba? Na makarating yung training assistant sa mga kababayan natin.
para ma-improve yung pamumuhay nila. Yan naman ang pinaka-purpose po ng training office our Monday for our kababayans to have a job or a livelihood after. Ganyan po ang TESDA. Ito po, Secretary. And isa po sa inaangat po namin na maging conduit po, maging partner rin ang mga cooperatives, hindi lang beneficiary. So I may give now one of the biggest federation sa bansa, especially in Mindanao, ang mas big po. Mr. Ed Cabalida. Sir? Thank you, Kong. Magandang umaga, Secretary Sid. Ang tanong ko lang, Secretary, can we, kami sa MASPEC kasi we have about 329 primary cooperatives, mostly in Mindanao. So how can we partner kaya to popularize the different services ng TESDA so that it can reach talaga doon sa mga, especially in the rural areas, no, here in Mindanao? We can do. Well, ang gawin po natin, you are organized po naman. You have your organization, associations, federations, and of course the CDA. And yung kung ano po yung mga kailangan ninyo, mga training para sa mga membership ninyo, officials ninyo, and even the dependents, you can have a list of this, and then this will be brought forward to TESDA, and we will include them in our scholarship program. At yan po naman ay for as long as there is fund, hindi naman tayo naubusan ng fund agad-agad, ay bibigyan natin ng priority yung mga members ng kooperatiba. Yun po yung pwede natin gawin para sa mga members ninyo, mga officials ninyo, sa inyong association. And this is true to all the cooperative associations and federations. So ang gawin natin, organize naman po kayo. So yung mga members ninyo, kung may ano ninyo, kung ano yung mga kurso na gusto nilang kunin, na this is already registered with existing with TESDA. And then your list, isa-submit lang po ninyo sa amin or through the CDA. Ang gagawin namin po, because of we have MOA with CDA, so it will be the connection. Although you can access directly rin ang mga regions at saka mga provinces, we have offices in all the regions at saka sa mga provinces throughout the country. Pero ang aking suggestion is whatever you submit to us, you copy furnish na rin ang CDA para meron pong katulong kayo na nagmo-monitor ng mga activities na ito, activities in cooperation with TESDA. Okay, sir. So, kung follow up lang, Kong. Yeah. Follow up lang, one more. Sige, okay. Sir, we have regional meetings. We do it twice in a year in Mindanao, no? Can we possibly invite your people to present the different programs of TESDA during these regional meetings? Yes. Opo, pwede. But even before the your regional meetings, yung mga trainings po namin, mga programs, mga courses, are accessible sa aming website. Ang website po namin is tesda.gov.ph. And makikita na po ninyo lahat yan, yung yung programa, kung ano yung mga pinoprovide ng TESDA. Meron din kaming app sa cellphone lang po ninyo. Pwede nyo i-download yung apps ng TESDA app. And then, yung ka na malaman po ninyo kung ano yung mga programa na pwedeng ma-access ng ma-applyan ng ating mga kababayan, mga members ng kooperatiba po ninyo. But we will do yung inyong suggestion na sa inyong regional meetings, which is done every month, you can invite yung aming mga officers on the ground. We have regional directors at saka provincial directors. Okay. Thank you so much for thank that. You, sir. Okay. Thank you. Meron po nag-isa ng kamay unay sa CDA. I think si Chairman Rabanera. Sir? Maraming salamat, Kong Ben. Gusto ko lang i-reinforce yung sinabi kanina, the Honorable Secretary Sid
Lapena. So po yung sinabi niya, meron na po tayong MOA with TESDA that was signed last year. At na marami na po na train ang TESDA, lalo na po dito sa Mindanao. If you remember, Honorable Sec. Lapena, recently, may training po sa Hinterlands of Pukinon, yung pong grupo nila Sultan Abdul Amoran, yung po yes, sa Bagatabayog. Natuwa po sila, Honorable Secretary, sa inyong tulong. At dito rin po sa Talakag, meron din po tayong itinayong training center. IPs will be benefited members of the Mount Kalatungan, Mount Kitanglad, producers, Agicoop. At Honorable Secretary, I'd like to inform you this. Imagine, sir, during our prelit meeting, yung I was telling you about doon sa Sibagat, Agusan Sur, yung grupo ni Dato Subang, yung former commander na nag-surrender. Nandun na po, tinutulungan na po na they are now organized into cooperative. At doon po kasi siya po ang head ng 10,000 Sibagat. At thanks sa iyo po, we salute you for that. Imagine ang cooperative is becoming a path to peace through cooperative system. Yun po, maganda po ang partnership po ng CDA at ng TESDA. And I salute you, Honorable Secretary Sid Lapena. Thank you po. Thank you, Kong. Thank you for that information, Chairman. Thank you. Thank you so much. Okay. May isang taga CDA from Region 1. May I recognize you? Do you want to share something? Good morning. This is Jovitonio from the Ilocos region. Sir, aside po doon sa sinabi po ni Ms. Divine, meron pong current na federation in Pangasinan, Albacopa Federation of Cooperative, na isa din pong accredited school ng TESDA. Yung ano po nila, Rice Machinery Operation, NC2. And then yung courses nila is offered to farmers, anak ng mga farmers, saka out of school youth. Basta provided po nakaano sila sa rapid system ng DA. So mukhang dalawa po sa region 1, NECC at saka Albacopa Federation of Co-ops. FYI lang po, thank you very much sa kay Secretary Sid Lapena for the opportunity for region 1. Thank you. Ma'am, Ma'am Director, thank you so much. Ha. Marami po tayong kasama doon sa Region 1. Ito pa na sa probinsya doon. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, may I just make a rejoinder doon sa report ng Region 1. And I would like to encourage yung mga ibang mga cooperatives, especially those who are in the farming sector, the agriculture sector, to avail of the scholarship sa agriculture. Malaki po yung scholarship natin sa agriculture. In fact, that is our priority sector in TESDA. At the more, the better. Because pagdating po sa agriculture, that we are talking about food sufficiency at saka food security. At aside from that, yung sa RCEP po natin, we have 700 million every year, so that we can that we use for farming our for funding yung ating mga agricultural yung mga rice sa activities po natin, enhancement ng ating rice farming, for the information of everyone. Thank you, Kong. Thank you for that. Secretary, marami nagtanong yung RCEP. Marami pong mga cooperatives na maraming members ang farmers. I think they can qualify on that. The cooperatives mismo, they can avail of that kasi their members are members of the agri sector, di ba? Yes. So thank you for that. That is a very good announcement. Yes, Chairman. Sige. Can I recognize Jan Pilare? Yes, Jan. You are recognized. Yes. Good morning. Thank you, Kong. Tungkol po ito sa mga training courses sa TESDA. Magtatanong lang sana kung sa mga training courses nila, na-integrate ba or may isa bang training subject nila tungkol sa basic information lang or pang appreciation level lang or maybe ma-instay lang sa mga graduates natin tungkol po sa kooperatiba? May I request Director Aimee to respond to that question?
There is specific po sa... Ay, good afternoon. Good morning po. Specific talaga po sa... Good morning po pala. Specific to the cooperative, yun po yung sanang nahinto, but for other generic training programs, meron po kaming agro-entrepreneurship training programs, NC2, NC3, and NC4 na nakalagay po doon yung sinasabi nyo na for yung financial appreciation literacy. Lang. Oho, yung NC2, those really are for farmers so that they can also be trained in generic competencies, including po yung financial and ano po, maka-marketing. Tapos ho, yung higher level, they can already be trained to become trainers of the farmers in agro-entrepreneurship training programs po. So, meron na hong ganun tayo mga programa na nakapaskil po yan, sir, sa aming TESDA website up to level 4. And if you want, we can discuss that further. Kasi ho, may mga na-conduct na rin, may mga regions na rin po na nag-register ng programs na yon, yung programs na po for agro-entrepreneurship. But that's generic po, which can be applied to what you are saying to us now, sir. Okay. Sige. Salamat. Okay. Salamat. Isa pa. One last question na lang. Isa. Ang naintindihan ko ay yung mga skills or technical trainings ng mga graduates natin sa TESDA, kung saan-saan sila galing at maka-apply sa kanilang mga skills trained from TESDA. Ang hinahanap ko kung baka mayroon tayong appreciation level tungkol sa kooperatiba. Kumbaga, yung graduate natin sa TESDA, pag-uwi nila sa bahay, may heart na sila tungkol sa kooperatiba. Okay. Sige, sir. Okay. Hello? Sir, ako. Si Aimee po uli, sir. Yes, Director Aimee. Go ahead. So, yung sinasabi niyo po na appreciation for the cooperative, wala pa po sa ngayon, but we can develop that with the CDA. Okay, very good. Sige. Congressman Sabiniano, Joman ng Sala po basic Union. Basic. Thank sir, you. Joman ng Sala po Union. Reaction, L. Yes. Opo. I mean, reaction. Joman ng Sala po, reaction. Congressman Canama. Reaction. Una muna si Ma'am Ellen. Ma'am Ellen, gusto mo makayag? Okay. Yes. Pwede 2 minutes. Yes, sir. Kung Ben, that's the reaction for this inclusion of cooperative appreciation of cooperatives in the TESDA curriculum. Now, we made the recommendation ready of the IRR for Section 19, that is cooperatives in the education system, that there's a portion there, that provision, that cooperatives be included in the curriculum of all TESDA courses. That is appreciation, not only appreciation, but learning, say, a basic fundamentals of cooperatives. So those who will be trained by TESDA will understand cooperatives and later themselves organize their own workers' cooperative. That is the intention. And we have actually included that in our proposed IRR that we submitted to CDA then. So now if we will be discussing this IRR in the JCOCC, then perhaps we can discuss it further on how it will be implemented, that cooperatives will be part of the curriculum of all courses that is actually in their own OTR training regulations of the different courses of TESDA, kagaya ng communication skills, negotiating skills. So cooperatives will be part. So yun ho lagay natin sa IRR ng Section 19 of RA 11364. So kung sakaling yun sinasabi ng appreciation of cooperatives, this will be the our answer. Our response to query that cooperatives be included in TESDA courses. Simple. Thank you, sir. Patatapos natin itong tatlo, tapos we will have to close the forum kasi mag-almost 12 na po. So, Sergio, yes, 2 minutes. Opo. Follow-up po. Yung po ang ino-offer ng mandated training,
yung appreciation ng cooperatives. Because pag pre-present nyo po yung basic standards, management, governance ng cooperative, basic cooperative courses, yun po, tinetake up na dun yung mga practices ng mga cooperatives. At the same time, kung magme-member po sila ng union, they are given a briefing on the cooperative movement. Kaya po, yung appreciation na yun, yung mandated appreciation na yun, napoprovide po yun ng mandated training. Yung po ang concern ng isang nagtanong po kanina na appreciation nila ng cooperative, nare-resolve po yun through the mandated trainings. Tapos yung other forms of trainings po, which is skills training, yung po ang pinoprovide ng union, ng federation, ng TESDA, yung po ang napoprovide nila. Kaya po sinasabi ko, yung mandated training should be the responsibility of the union. Salamat po. Secretary, kailan lang natin pag-comment para sa closing statement niya. Okay. Mr. Emilito Mission, magtaas kayong kamay. Emilito? Ako. Sige. Opo. May tatanong lang po sana kami kay Secretary Lapena. Dahil ang amin po ay sa Happy Homes Housing Cooperative. It's not just sa Tansa, Cavite. Hindi lang po siya community ang binibuild po namin, kundi pati may training center sana po para sa mga children with special needs. Yes. Ang ano po namin, kanino po kami pwedeng lumapit para yung mga facilities na inihanda na sana po namin ay maging TESDA accredited po? Sige, i-take note pa rin. Meron pong proseso po yan. You can also access yung ating website ng TESDA at andoon po yung mga proseso for the application accreditation. But para po sa kaalaman ninyo, ang opisina po na yan, application office, it's under kay Director Pati de la Rama. So yun po yung pwedeng nating may i-release sa inyo na ang pwede niyong gawin kagad is access our website para malaman ninyo yung procedure ng pag-apply for accreditation. Okay, thank you. One last from Godwin Sando. Salamat po, salamat po. Godwin. Ted Lapena, thank you very much. I was with the launching of the PR lift, the secretary said, in the foot of Mount Palindang in Misamis Occidental with the regional director. And also we are part of an instrument for the NC2 in microfinance. Okay. Bro, nawala ka. Hello? One last. Godwin? Bro. Hello, bro. Yeah. Secretary said, I was part of the PR lift launching in Miss Oak. And also, the good thing of TESDA with your leadership now, Secretary said, because I was with the NAPSI, also with the former Secretary General, is napakaganda is you were able to institutionalize the TTT Advisory Board Council with various sectors in the community. And recently, I was elected as chair of UAS from among the various sectors. Secretary said, let's make this body as interactive, as consultative body, as support arm body of TESDA in our community development advocacy. Ito ang napakalaking regalo mo para sa atin lahat dito. Institutionalizing the TTI Advisory Council to make this more very active, especially in the advocacy of TESDA and doing community development program, Secretary Sid. Congratulations and thank you very much, Secretary Sid. I'm in Oracle. Godwin. Okay. Thank you. Pasisya na po, we are running out of time. We shall have the closing statements po from the TESDA family. Sir, Secretary, at saka yung kasamaan mo. You have the floor. Yes, thank you very much, Honorable Chairman, Kong Canama,
the chairman of the Committee on Cooperative Development, the officers of the different federation, cooperative association in the country, and of course, my colleagues in TESDA. And I'm very happy with the result of this forum. And marami tayong pwedeng magawa na ikabubuti ng mga kooperative natin. I was with the cooperative also before when I was with the Philippine National Police. At I know how this can benefit yung membership. Kasi with good management ng mga kooperatiba ay na malaking tulong talaga ito. And the suggestion that we are going to revive yung na-suspend na pag-uusap, we will resume that. But we will have the CDA as well as yung participants from the federation at saka ang TESDA para ay pagpatuloy yung pag-uusap na yan on the matter ng pag-accredit ng mga courses that is already with the cooperatives or the CDA. And then another one is the last yung suggestion, the proposal to make to institutionalize ay yung pagsasama-sama. But that is actually what we have been doing sa PRLEC. And PRLEC stands for Poverty Reduction, Livelihood, and Economic Cluster. And employment cluster. At ang TESDA po ang designated na cluster head sa ng PRLEC po. So but that's why we do things in convergence. Ang cluster ng PRLEC has 21 members. I think 25 now. At iba-ibang ahensya po yan. That's why may access po tayo sa mga iba-ibang mga ahensya. Kasama na po dyan ang CDA, ang NAPSI, kasama na rin po dyan. So these are the things that we can do. Pag nagsama-sama kasi, mas effective ang ating mga servisyo na binibigay sa ating mga kababayan, even in the hinterlands, sa mga lalayong lugar. At yun po ang maganda na several of the few that we have reached in this forum at napakaganda po ng forum na ito. This was initiated by our good congressman, the honorable Sabiniano Canama. Maraming salamat po. Maraming salamat. So much Secretary Sid Lopez. We will have some impressions per island. So anybody from Mindanao, one representative to give an impression. Pasalamat din sa ating bisita. From Mindanao, any volunteer? Hello? Yeah, sige. Engineer Masano. Yes, ko. Pasalamat. Very wonderful occasion for us sa cooperatives. No less than the Secretary of TESDA na kasama natin ngayon at maraming tayong nagawa at napag-usapan na very important doon sa ating mga kooperatiba at sa ating mga members. Hopefully, itong mga initiatives na ito ay maging fruitful in the near future. Sa ugnayan, hopefully, we are very thankful to Secretary Lapena at saka yung mga kasama niya sa kanyang opisina. Salamat po. Okay, thank you so much. Engineer Masano from MSU National Cooperative in Iligan, also our Vice President of Coop na Partylist in Mindanao. Thank you so much. Any volunteer from Visayas would like to give an impression or pasalamat? Anybody from Visayas? No? Yeah. Ma'am Ima. In behalf of PFCCO, Visayas and National, our vision release in the... Salamat po sa lahat. Ito din ang vision namin, an integrated network of strong and sustainable cooperatives in the Philippines. Thank you sa lahat from PFCCO. Thank you so much. Okay. From Luzon, anybody from Luzon would like to give the closing statement? Yeah, sige. Please proceed. From Luzon.
Ben, parang once again, Kong Ben, napaka productive po itong mga usapan natin. Ang dami kaming mga nakuha na impormasyon para sa ikakaunlad ng bawat kooperatiba ngayon. At nagpapasalamat kami kay Secretary Lapena sa mga impormasyon po na ibinigay ninyo. At inaasahan nyo po na ang kooperatiba ay magiging partner nyo pong buong-buo para sa pag-unlad ng bayan. Salamat pong Ben for all the these activities that you are doing para po makapag-ugnay diretso ang mga kooperatiba sa mga kinauukulan. Salamat po. Okay, thank you po. Mr. Sanimaco, JC, nagtaas ang kamay. Sige, you have the floor. JC Sanimaco. Sir? Ma'am? Hello? Nagtaas po ng kamay. From Sanimaco, Mr. JC, ano? Are you in? Okay. Can we hear? Aya? Closing. Okay, impression? Mr. Cabalida? From Maspec, Kong, I think what we can say is it's a dream come true, no? We had been wanting the process, this process would happen where our good senator, our champion in the Senate, our champion in the House, the tatay natin ngayon, si Secretary Lopez, and of course our CDA chairperson, and with Secretary Lapena. Government has been brought nearer to the movement, to the cooperative through the effort of Coop Natcco, and we appreciate that very much. And again, daghan kayong salamat. It's a dream come true. Thank you so much. Thank you so much. We share that statement. From the CDA, anybody from the CDA who would like to express your closing statements? Thank you so much, Honorable Congressman Ben, our champion in Congress. All we can say is that it was a very amazing three-hour dialogue, and it focuses on the promotion and growth and expansion of cooperatives as major and indispensable components of national development plans that include now, of course, our amazing secretary here, Secretary Isidro Lapena. And with that, no, I think I can just say, after what has been said and done, there is, I think, nothing to be said, but so much to be done. And with our partnership established this morning, I guess we will go a long way in scaling the heights to make life better to our people. Thank you so much, Kong Ben. We salute you for that. Thank you so much. Okay. Before we adjourn, gusto ko pong ulit-ulitin, because of your support, lahat po sa inyo ay nag-exert ng effort sacrifice, naging successful po ito. Doon po kay Secretary Sid Lapena, I would like to apologize. Biglaan po yung invitation, but hindi po nyo kami binigo. I would like to express, no, na talagang si Secretary ay para sa mga kooperatiba, kasi I just requested for his presence mga one day or 2 days lang, at hindi po tayo binigo ni Secretary. At marami po siyang mga programa na makatulong po sa mga kooperatiba. The same with the DTI family. Nandito pa po kayo. Yosik, sino po sila? Salamat po sa inyo, sa buong pamilya sa DTI. We really appreciate for your presence. At sa CDA po, I think hindi po natin makamit itong lampas na 1,000 plus sa SOG kung wala po yung taga CDA na nagtulong, at saka lahat ng mga kooperatiba. Announcement po, John, next week po, the same day, Thursday, nagkumita po Secretary DILJ, Secretary Anyo, and Secretary Bautista sa DSWD. We will send you po the link. So, kita-kita po tayo next Thursday. What we are doing is bringing the cooperatives close to the government and the government to the doorsteps of the cooperatives. With that, sa inyo po, Congressman Ben Canama, your representative in Congress, standing and looking forward for more development of the cooperatives. Sa inyo po, salamat, salamat. Good day, mabuhay po tayong lahat.
Salamat. Thank you, Congressman Canama. Salamat po, Congressman. Chairman Benavera. Thank you. Thank you. TESDA. Salamat. Salamat. Thank you. Salamat po, Congressman. Thank you. Salamat. Thank you.